Ito po ang Philippine Debaters Association. Magbibigay na naman sa inyo ng panibagong debate ng ating mga dalawang kilalang debatista mula sa Roman Catholic Church at saka sa Islam. Ang first speaker natin or yung affirmative mag-stand sa ang Diyos ba ng mga Kristiyano na si Hesukristo ay namatay sa cross. Yun po yung pag-uusapang topic ngayon sa gabing ito. Ang ating affirmative dyan ay si Brother Alvin Gitamundok, Chief Apologist ng Catholic Faith Defender, at saka ang ating Islam Apologist na si Brother Ali Javier. So kilala naman ninyo siguro ang dalawang mga famous na debatista sa buong Pilipinas, si Alvin saka si Ali. So both debaters, merong 10 minutes to present their arguments in regards with the topic, official topic of this debate. Now, so, Brother Alvin, are you ready to present your argument for 10 minutes? Yes, Badros. Moderator, I'm okay, ready. Okay. Bago ka mag-present, magpakilala muna, Brother Alvin. Oh, maraming salamat, Badros, ating moderator, at good evening sa ating kababayan na si Brad Ali, na isang Muslim, katunggali ko ngayon, walang personal lang dito, ano lang argumentuhan lang. Tapos sa ating mga listeners and viewers, magandang gabi rin sa ating lahat. Sana marami tayong matutunan sa debate namin ni Brad Ali. Badros? Yes, okay. Presentation mo for 10 minutes. We'll start as soon as you speak. Yes, maraming salamat ulit, Badros, ating moderator and operator sa Philippine Debaters Association. Medyo this, nag-start tayo this January, marami tayong debate. Mas marami pa nga sa Pero si Brad Ali at ako, member din doon sa kabila. So dito na muna tayo, Brad Ali, kasi ang ganda dito, hindi marami masyado mga tao, no? So we can speak really privately. So later on, lalakas ang mga viewers natin kasi marami din susunod sa atin dito sa PDA. So umpisahan ko na ang topic namin na nandyan naka-flash dyan sa live stream natin na patutunayan ko, I will prove na ang Diyos namin na kinikilala na si Kristo, Hesukristo, ay literal talaga namatay sa cross. No, ayon sa mga referensya sa Biblia o kahit anong referensya gagamitin ko, Quran ba o mga standard reference. So una muna, as a Christian, as a Catholic, dito muna sa Biblia. No? Ang pagkilala namin sa ating Panginoong Kristo, Brother Ali, as you know, alam naman no, na ng lahat, Christian, Judaism, Muslim, na mga Kristiyano talaga ang pagkilala kay Kristo, bukod dyan sa mga ibang kulto-kulto dyan na mga Kristiyano, pero tinatawag naming fake and false Christians na hindi kumilala na Diyos si Kristo. Kasi letra po letra, sa 2 Pedro 1:1 talagang Diyos si Kristo. Si Simon Pedro na alipin at apostol ni Hesus Kristo sa nagsisipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos, capital D, Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. So sinong pagkilala namin sa aming Panginoong Kristo? Both Catholics and Protestant, mga Kristiyano, 2 Pedro 1:1, 2 Peter chapter 1 verse 1. Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ngayon itong Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo, sinabi dito ni Pedro pa rin sa unang Pedro 4:1 at kama 16, ito ang sinampalataya na namin. 1 Peter chapter 4 verse 1, kama 16. Kung paano ang si Kristo ay nagbata sa laman. So yung Diyos na si Kristo at tagapagligtas, letra po letra, nagbata sa laman. Ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan. Sa talatang 16, ito kami mga Kristiyano. Ngunit kung isang tao ay magbata, na gaya ng Kristiyano, tulad ni Kristo na nagbata ang Diyos namin, ay huwag mahiya, kundi iluwalhatin ang Diyos sa pangalang ito. O napakaliwanag, kaya ang pagbabata sa aming Diyos sa si Kristo na naging tao, 2 Pedro 1:1, 1 Pedro 4:1, ay kaluwalhatian niya ng aming Diyos at hindi kami nahihiya dyan bilang Kristiyano. Unang Pedro 4:16, kaya yan talaga ang nangyari sa aming Diyos para kami ay tubusin at iligtas sapagkat siya ang aming Diyos at pagkaligtas na si Kristo. 2 Pedro 1:1, kaya kami naging Kristiyano at niluwalhati namin ang pangalan ng Diyos
sa pamamagitan ng pagpaalam sa buong mundo na paano niligtas ang tao ng Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ngayon dito sa 1 Pedro Kapitulo 3, talatang 18 hanggang 19, dito lang sa taas, ganito rin ang sinasabi ni Pedro Apostol, sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid upang tayo ay madala niya sa Diyos. Sa kaya ang kaya pala ang kanyang pagbabata, suffering and death sa kanyang kamatayan upang madala tayo sa Diyos. Ibig sabihin upang maligtas tayo at matubos sa ating kasalanan, madala tayo sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. So, badali ang aral ng Katoliko at ibang Protestante dyan na naniwala sa God died literal, ibig sabihin ang Diyos kasi naging tao, nagbata sa laman, unang Pedro 4:1. Kaya yung death dyan, hindi yung death na cessation of existence or cessation of life na napigil o nawalan ng buhay ang Diyos namin, kundi yung pagiging tao niya sa kanyang pagkatao, naghiwalay ang kanyang kaluluwa at katawan. Ito ang nangyari sa unang Pedro 3:18-19. Siya ay pinatay sa laman, ibig sabihin sa katawan, naghiwalay ang kanyang espiritu o kaluluwa sa kanyang katawang lupa. Ngunit buhay sa espiritu, na yan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritu nasa bilangguan. Unang Pedro 3:18-19. Ganyan kasi ang ibig sabihin ng kamatayan in a Christian context sa Christian theology and biblical meaning of the word death o kamatayan, Santiago 2:26, katulad ng unang Pedro 3:18-19. Sapagkat kung paano ang katawan ay walang espiritu ay patay, o walang kaluluwa ay patay, gayon din ang pananampalataya na walang magawa ay patay, Santiago 2:26. By the way, badali, itong kay Pedro kay Santiago kay Juan, tinatawag itong mga Catholic epistles o Epistola Catholica in Latin. Epistola Catholica ad Sancti Jacobi Apostoli, Catholic Epistle of St. James Apostle. Kay Pedro naman, Catholic Epistle of St. Peter the Apostle, Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli. So, ganyan badali. Tapos, kung tingnan natin ito badali, I have also a reference here, no? You may be surprised, hindi ito attacking you. Para lang natin malaha dito sa publiko at para din sa iyo kasi dating Kristiyano ka siguro din. Itong Satanic Bible badali by Anton Sandoval. 4 minutes ito, and 28 seconds. Ito yung founder nila si Anton Sandoval. Eh. Dito sa Book of Satan, chapter 2, verse 1, no? Basahin natin ito, page 31 sa librong ito. Book of Satan, chapter 2, verse 1. Ito ang kanyang sinabi sa kanyang Biblia na satanista. Behold the crucifix sa Iglesia. What does it symbolize? God's pallid incompetence hanging on a tree. Kaya palang inatake ng satanismo, ng satanism, yung paniniwala namin na ang Diyos namin namatay sa krus. Kasi sinabi dito, kung iliwat natin to sa Tagalog, tingnan nyo ang krusipiho. Ano ang sinisimbolo niyan? Sabi ng satanismo. Yan ay kapalpakan ng Diyos nyo na nakabitin sa krus, sa kahoy ng krus. So parang lalabas ito badali na yung hindi naniwala na Diyos na si Kristo, yung binasa ko kanina sa talata sa Biblia, mga salita yun ng Diyos para namin ng mga Kristiyano, pag hindi ka naniwala dun, ibig sabihin, kakampi ka ng mga satanismo, badali no? Bilang Muslim. O dito sa page 42, an anthropomorphic deity, itong prinsipyo ng satanismo. They do not believe in a God-man or deity Diyos na naging tao, anthropomorphic deity, no? 42. An anthropomorphic deity with a long white beard and sandals who keeps track of every actions of each individual. This we do not believe, sabi ng satanism. Page 43, with all the debates about whether or not God is dead, ito another mocking statement nila, if he isn't, he had better have Medicare. So, hindi talaga sila naniwala that God is dead, no? Eh, para sa kanila, kahangalan niya na ang Diyos naging tao. Hindi kailanman ang Diyos naging tao. Yun ang panindigan ng Judaism. Ganun din ang Muslim, kayong mga Islam badali. And by the way, to tell you frankly and honestly, may kakampi din kayo ng mga Katoliko badali, pero they are false and fake Catholics kasi hindi sa naniwala sa aral ng CBCP namin, Catholic Bishops Conference of the Philippines, na implemented by Archbishop Jose Palma dito sa Cebu, na God died literal. So itong grupo nila, Sok Fernandez, Adam Amper, kilala mo siguro mga pangalan niyan badali, sa La Jones Chua, marami pa dyan, Frenyap de la Pinya, mga debater din yan. Kaya hindi sila naniwala. Pero mga Protestant, badali, no? Ayaw
I'm surprised na sa libro ng Protestante. 2 minutes remaining time. 2 minutes. Nakachamba din sila. They agree with us. The definition of Christianity by Dr. David Gooding and Dr. John Lennon. 2 minutes lang. Salamat, Brad. Moderator. O halimbawa dito, definition of Christianity, ito ang sample na pareha sila ng aral ng Katoliko. Page 66, the definition of Christianity, God in the person of his son took upon himself the penalty of human sin, which his holiness demanded, and paid it by his own suffering. O yung unong Diyos Pedro 1, no, Diyos si Kristo, nagbataas siya sa katawan, unang Pedro 4:1, kaming Kristiyano naniwala, unang Pedro 4:16, at saka namatay siya sa katawan, unang Pedro 3:8-19. Paid it by his own suffering, thus making forgiveness possible for all who would repent and believe. So, yan din ang paniniwala pala, definition of Christianity. No? He is the God-man, page 70, great representative man who incorporates into himself all who trust him. In his death, he bore their sins and paid their penalty. Risen from the dead, he shares with them his resurrection life. Kaya pala nagbata, Brad Ali, ang aming Diyos na si Kristo, the God-man, Diyos at tao na tunay. Kasi babayaran niya yung penalty namin, nating lahat ng tao, hindi lang kami, pati kayong mga Muslim. Yung kasalanan sana na may atraso tayo sa Diyos, mabayaran yun para kung manampalataya tayo sa kanyang ginawa na pagtubo sa atin, nagpagligtas, mapunta tayo ng langit, hindi tayo mautang na mapunta tayo sa impyerno kasi hindi tayo makabayad ng ating utang sa Diyos. Kasi God is infinite, so ang ating atraso, infinite din. So hindi tayo makabayad, si Kristo ang nagbayad para sa atin. Ganyan ka gandang loob ang ating Diyos na si Kristo, Brad Ali. No? Dito naman sa unahan, kung may time pa ako, basahin ko muna dito. Wala na, tama na to, no? So, ito talaga ang definition of Christianity. Itong ibang Protestant, nagkaisa din sa Katoliko. Pero ang Roman Catholic Church talagang nagtuturo nito, no? First hand, page 50, God will make his soul a sacrifice time for sin, up. Said the prophet, no? According to Isaiah 53. So hanggang dito lang. Maraming salamat, Brad Ross, moderator. Inyong narinig ay si Brother Alvin Gitamundok, Chief Apologist ng Roman Catholic Church. Isang members din ng Catholic Faith Defender. So set natin yung 7 minutes ni Brother Ali sa cross-examination. Brother Ali, as soon as you speak, your time limit for the cross-examination will start. Thank you, Brother Rush. Tsaka si Brother Alvin, kamusta, bro? Okay lang, Brother Ali. I'm fine. Okay. Onang... Magilakasan mo, Brother Ali, yung volume mo? Onang tanong. Diyos ba si Jesus, yes or no? Magilakasan mo, Brother Ali, yung volume mo? Diyos ba si Jesus, yes or no? Letra po letra. Yes. Letra po letra, 2 Peter 1:1, badali, binasa ko kanina, sabi ni Pedro, ang aming pananampalataya at patwiran sa aming Diyos, capital D, at tagapagligtas na si Jesus Cristo. So yan ang pananampalatayang Kristiyano o Katolik. Diyos Pedro 1:1, 2 Peter 1:1. Letra po letra sa Biblia, Diyos si Cristo. Next question. Sabi ni Jesus, tao ako. Sabi naman ni Pedro, Diyos si Jesus. Sino paniniwalaan natin, si Pedro o si Jesus? Silang dalawa, Brad Ali, kasi nagkatawang tao talaga si Cristo. Objection, please. John 8:40. Okay, post the time, 6 minutes and 10 seconds. So, ano yung objection, Brother Ali? Categorical kasi yung tanong, Brother Roche. Sino ba paniniwalaan natin, si Jesus o si Pedro? Kasi magkasalungat yung talata na mababasa dyan sa Biblia. Brother Ali, pwede mong lakasan yung volume ng ano mo. Medyo mahina yung volume. Nakatutok na eh. Narinig ko sa sagot ni Brother Alvin, Brad Ali. Narinig ko sa sagot niya. Parehas papaniwalaan. Tama ba, Brad Alvin? Pero categorical yung tanong ko eh. Paano magkaroon ng tamang sagot yung parehas kung categorical yung tanong? Hindi, sa categorical, Brother Ali, pwede kang magsagot ng yes and no. Or both. Categorical yun. Sino bang paniniwalaan? Si Jesus o si Pedro? Categorical yun eh. Hindi nga, categorical nga yun, Brad Ali, according sa rules sa debate, pwede kang sumagot ng both. Or parehas na papaniwalaan. Hindi, magkaiba yun eh. Magkaiba yung stand nung ano eh. Paano kailan nagkaparehas yung yes or no? Yes or no? Hindi yes. Magkaparehas yun. Kaya nga, yes, categorical Ali. Eh.
ang categorical, piliin mo lang yung isa, hindi pwedeng dalawa. Ede, Brother Arlie, sa lahat ng debate, kahit saan na debate, pwede kang sumagot ng both. Alam yan ang lahat ng debatista. And then follow mo, back, i-explain mo bakit both ang sagot mo. Yun yung rules of debate, Brother Ali. Alam ko, alam niyo yung categorical at saka yung rules na matino? Yes, categorically nga. Okay, refresh ko tanong. Refresh ko tanong para magpatuloy tayo. Okay, okay, okay. Sige. Sabi niya, Diyos si Jesus, ayon sa pinangalandakan. Ito ay ano to, premise. Oras ko naman eh. Ang kanyang inubos na oras, si Jesus ay Diyos. Okay, ang tanong ito, si Jesus ba ay Diyos? Ang sabi niya, yes. Okay, ito yung kasunod na tanong. Sino paniniwalaan natin, si Jesus o si Pedro? Dahil magkataliwas ang paliwanag ni Jesus at ni Pedro. Sagot, please. Sagot ko ba dali kasi pinapili mo ko ng two choices para sa akin, hindi yan magkasalungat kaya pinili ko both, dalawa. Si Kristo tama, John 8:40 ang talata mo, tao si Kristo kasi nagkatawang tao siya. No, Juan 1:1, God was the Word was God. Tapos in John 1:14, and the Word or God became man, naging tao. Kasi Pedro sabi, Diyos Pedro 1:1, Diyos at nagpagligtas sa tao. Next question. Oh, thank you. But hindi sinabi ni Jesus na Diyos siya? Bakit ikaw ang nagsasabi? Sabi ni Jesus sa John 12:49, hindi ako nagsalita maliban kung anong narinig ko sa tatay ko. Kaya sinabi ni Jesus, tao ako, ba't mo chinichismis na Diyos si Jesus? Hindi ko chinichismis badali kasi sa John 8:40 ka lang nagbatay, pero sa baba, John 8:58, sabi ni Kristo doon sa mga Hudyo, before Abraham was, I am, meaning the title of I am Yahweh, I am who I am, based on Exodus 3:14, siya pala si Yahweh kasi wala pa si Abraham, existido na si Jesus bilang Diyos. John 8:58. Next question. Ulianin ba nung sinabi ng Diyos na hindi na siya tao sa Oseas 11:9 tapos sasabihin niya tao rin ulit? Ang sagot, hindi ulianin ba dali kasi sa Oseas 11:9 Old Testament pa yun. We're talking about Christ in the New Testament. Sa New Testament, John 1:1:14, yun ang nangyari. Ang Diyos naging tao, nagkatawang tao. John 8:40, tao talaga siya. John 8:58 sa baba, Diyos din siya, si Yahweh, I am who I am. Next for question. Abraham was, I am. Sa Malaki, sa Estres, hindi na babago ang Diyos. E bakit mo gawin maging tao ang Diyos? Oh, hindi talaga na babago. E nagadali, mali yung talata mo, Malakay 3:6, hindi 6:3. Na walang chapter 6 sa Malakay. Ang Diyos, hindi nagbabago kasi Diyos pa rin si Kristo, Despedro 1:1. Dagdagdag lang siya ng nature ng humanity or human nature. Dito na bago ang kanibibay nature o divinity. Bakit hindi si Jesus ang magpapaliwanag ng katulad ng sinabi mo? Bakit ikaw? Hindi maliwanag, Brad Ali, ang tanong mo. Kaya may static, Brad Ross. Pwede ulitin. Tapos si Boy Litra. Na-mute ko si Boy Litra. So, Brother Ali, pwede bang pakilakasan yung volume ng microphone? Oh, medyo mahina nga. Malakas yung ano yung signal ko. Baka yung signal nyo, kasama yung aral nyo, mahina. Hindi, volume, Brad Ali. Ilapit mo na lang siguro yung microphone. Sa bibig. Nakatutok na, Brother. Volume kasi ang mahina, Brad Ali, hindi yung signal. Okay, resume tayo. 3 minutes and 11 seconds. Tanong. Kung sinabi na ni Jesus na hindi siya nagsalita maliban kung anong narinig niya sa nagsugo sa kanya sa 12:49 ng Juan at sinabi niyang tao ako sa 8:40 ng Juan, bakit niyo chinichismis na Diyos siya? Chinichismis badali kasi John 8:58 sa baba, hindi mo binasa, sabi niya, wala pa si Abraham, ako ay siya na, ako ay, I am who I am, meaning Yahweh, I am who I am. Yan yung sa Exodus 3:14, the name of God, Yahweh. So namatay siya, dito sa unang Pedro Tesis 8:19, sa kanyang pagkatao, hindi sa pagka-Diyos. So inaamin mo na yung Yahweh, yun ang nagsasalita na wala pa si Abraham, nandun na ako, yes or no?
Yes, ang ngayon si Jesus, namin niya, ako, I am who I am. Before Abraham was, I am. Ibig sabihin, siya yung si Yahweh na wala pa si Abraham. Existido na si Jesus yung si Yahweh, Diyos siya. Tapos namatay siya sa 25 December sa kanyang katawan, in his human nature. Next question. Okay, Yahweh yung nagsasalita. Bakit Jesus nang yun? Eh, sinabi doon sa Zechariah 14:9 na isa lamang ang pangalan ng Diyos. Ito yung matatagpuan sa Islam na Allah. Tama o mali? Tama, kasi ang Yahweh dyan sa Zechariah 14:9, si Jesus sa pagka-Diyos yan, isa talaga silang pagka-Diyos, isang Panginoon. Hindi tatlong Panginoon, hindi tatlong Diyos, kundi isang Diyos lang at isang Panginoon. Yan si Kristo din, Yahweh. Kasi yung nature niya, yung kalikasan niya, katulad ng Ama, isang kalikasan na sila. Next question. Ba't hindi sinabi ni Moses at ni Jesus yung ganyang sinasabi mo para lang sana hindi tayo magdedebate? Hindi, sinabi nga ni Moses eh, na darating yung Diyos mismo mag-utos sa kanyang propeta sa Deuteronomy 18:15-18. Yun yung Exodus 3:14 na ipapadala ng Diyos na siya din mismo yung Yahweh na anak ng Ama. Next question. One sila, John 8:58. Isaiah 46:9, walang kagaya ang Diyos. Eh bakit mo ginawang Diyos sa Jesus? Eh tao yun. Oh, walang kagaya talaga ng Diyos kasi pagka-Diyos Jesus, ganoon din ang pagka-Diyos ng Ama, hindi sila ibang Diyos. Kaya yung Jesus na salita ng Diyos, John 1, who is also God, the Word of God, pagsabi sa Isaiah 46:10, ako ang Diyos, walang iba sa akin, siya yung nagsalita, yung salita ng Diyos. Otherwise, he will not be called the Word of God. Next if he's not God himself. Sinong paniniwalaan namin ngayon, ikaw o si Jesus? Kaming dalawa ni Jesus, pati si Yahweh sa Old Testament, kasi sa John 1:1, kalimato Allah si Jesus, ganyan yan sa Quran, Surah 3:45. Yung kalimato Allah, kalima ni Allah. Pagsabi ni Allah sa Isaiah 46:9, ako ang Diyos, wala nang iba. Si Jesus din yun, kasi salita siya ng Diyos, kalimato Allah, Surah 3:45. Sabi mo, paniniwalaan namin kayo ni Jesus at ikaw, pero sabi ni Jesus, tao ako. Ikaw chismoso ka, sinasabi mong Diyos si Jesus. Hindi po ako chismoso, Badali, kasi inamin sa John 8:40. Ang ikaw ang hindi mo tinatanggap, ang salita ni Jesus na hindi chismis, John 8:50. I am who I am. Before Abraham, I am already existent. So, yun yung 46:9 na si Yahweh, na si Allah. Okay, time's up. Kasi siyang salita ni Allah. Time's up, mga brother. Time's up, mga brother. Tapos na po yung cross-examination. Brother Ali, ready ka na ba to present your argument? Yes, for 10 yes, minutes. Brother, okay, Brother Ali, as soon as you speak, your 10 minutes limit time to represent your argument. You'll start. You'll start. Thank you, Brother Ross. Malinaw ba yung tinig ko dyan, Brother Ross? Yes, yes. Medyo mahina lang konti. Pero malinaw. Mahina pero malinaw. Okay, yan. Okay ba? Ganyan? Okay, okay, okay. Thank you, Brother Roche. At Brother Alvin, thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alladhi hadana lihadad din wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhirahu ala addini kulli walau karihal musyrikun. Ang papuri at pasasalamat ay kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Siyang naggabay sa atin sa Islam. Si Allah subhanahu wa ta'ala rin ang nagsugo sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa makanyang kapayapaan na may daladalang Quran upang pangibabawin ang Islam na siyang pinanumbalik na relihiyon ng mga naunang propeta. Pangibabawin ang mensahe ng Islam sa panahong ito hanggang sa araw ng paghukom, bagamat ang mga hindi mananampalataya, silang mga mapagtambal ay sumasalangsang sa aral ng Islam. Mga kapatid, mag-take down notes po kayo sa mga verses na ibibigay ko, kasi ang inyo pong lingkod, parang unfair doon sa ano moderator, pero saludo tayo kasi pinakilala niya yung affirmative, pero yung negative hindi na. Pero
Dali la, ako na magpapakilala sa aking sarili. Si Brother Ali, dating Kristiyano rin, ka-Kristiyano nila na nagbalik Islam. Mapupulaan ngayon yung turo nila kasi unang-una, mayroon silang tricky topic na inihain muli. At ito po yung napipili nila, ang Diyos ba ng mga Kristiyano sa Jesus ay namatay sa cross? Ganyan po ang nilatag nila sa topic. Tayo po, hindi tayo aatras sa kahit anong tricky na topic. Kasi bilang mga Muslim, sa Islam, tayo ang tamang nagtatangan ng totoong pananampalatayo, konsepto ng aral, ng relihiyon. At bago ako magpapatuloy, mayroon akong mga 5 puntos na masasabi sa inyo at take down note po kayo. Unang point, si Jesus ay hindi tao. Bibigyan ko mamaya ng mga versikulo ng Biblia, maging sa Quran, inshallah. Pangalawang puntos, si Jesus ay hindi naipako sa cross. Kasi maganda yung topic kasi hindi lamang tayo naka-stick doon sa latag na topic, kundi titignan natin himay-himayin. Pangatlong puntos, ang Biblia ay buhol-buhol. Pang-apat, pang-apat na puntos, si Jesus ay hindi Jews. Brother Ali. Hello bro, dinig kita bro. Nakalimutan ko pala, sorry ko. Sandali lang Brother Ali, nakastop yung time. Dinagdagan ko ng 1 minute yung time. 7 minutes na lang sana yon, so dinagdagan ko, gayaw akong 8. Kasi nakalimutan ko pala, sorry, yung ano, para magpakilala. So dinagdagan na lang kita ng 1 minute bro Ali. So resume the time Brother Ali. Thank you Brother Ross, yan mo na yun. Okay na, thank you very much. Okay, pang-5 na puntos. Nagpakilala ang Diyos. Okay, yung mga 5 puntos na yan, si Jesus ay tao, si Jesus ay hindi napako sa cross, ang Biblia ay buhol-buhol, si Jesus ay hindi Diyos, ang Diyos mismo ay nagpakilala sa kanyang sarili. Yung 5 puntos na yan, napakainam, napakaayos kung papaano saysayin ng Muslim ang relihiyon. Pero napakinggan nyo yung affirmative, yung first stand, walang kalatoy-latoy na pahayag kasi nagkakasalpukan. Ako ay nanghihingi na paman eh. Kailangan kong sabihin ang mga bagay na to para marinig ng mga tao. Total, dati naman akong Kristiyano, pero faith lamang tayo. Okay. Una, si Jesus ay hindi siya Diyos sapagkat tao siya. Siya mismo ang nagsalita. Sa John 8:40, take down notes nyo. Ako ay tao na nagsasaysay sa kung anong narinig ko. Sabi niya, kita ninyo? Kasi hindi siya magsisinungaling eh. Dahil kung sana siya ay Diyos, eh sabi na ako ay Diyos. Eh sana wala na rin tayong pagdidibatihan ngayon. Malinaw ba yon? Okay. Kung mababasa ninyo ang 12:49 ng Juan, hindi nagsalita sa Jesus maliban kung ano ang narinig niya sa nagsugo sa kanya. Eh kung ang gusto pala nung nagsugo kay Jesus ay sabihin Diyos si Jesus, di sana sinabi ni Jesus. Mali lang tinuturo ng mga to eh. Kita ninyo mga kapatid. Okay. Si Jesus ay hindi siya Diyos sapagkat ang Diyos ay walang kagaya. Ang Diyos ay nag-iisa. Nasa Biblia lahat yan eh. Sa 46:9 ng Isaiah, ang Diyos ay walang kagaya, wala nang iba liban sa akin, nandyan. 46:9 ng Isaiah. Kahit kung mainam mga kapatid, isulat nyo lahat ng ito para mapag-aralan nyo sa ibang mga pagkakataon. Kasunod na versikulo, sa 1 Timothy 1:17, ang Diyos ay haring walang hanggan, Diyos na walang kamatayan. Kita nyo ha, haring walang hanggan. E tignan nyo, yung Jesus nila na sinasabi nila, in fairness, kami po ay bilang Muslim, naniniwala kay Jesus. Pero yung kanilang paniniwala, si Jesus ay namatay. Paano mo sabihin ang Diyos kung namatay yung Jesus nila, na Diyos nila? Pasensya po kayo ha, faith lang po tayo ha. Tuloy natin yung 1 Timothy 1:17. Ang Diyos ay haring walang hanggan, Diyos na walang kamatayan, na hindi nakikita.
na Diyos, itong nag-iisang Diyos. Hindi nakikita eh. Eh, nakita ba nila si Jesus? Paano maging Diyos yan? Kita ninyo? Kung iisa ang Diyos, bakit nila itinuturo na yung Ama, yung Anak, yung Espiritu Santo ay iisang Diyos? Kaya nga abot tanong ko, bakit hindi si Jesus o si Moses ang nagpaliwanag ng ganyang sasalita ninyo para hindi tayo magdebate? Sa isang banda, sa tanong, sinong paniniwalaan natin? Ikaw ba, Brother Alvin, o si Jesus? Sabi niya, kaming dalawa. Sabi ni Jesus, tawa ko. Sabi ni Alvin, Diyos si Jesus. Paano maging dalawa yon na paniniwalaan natin? Kaya kami nag-Muslim eh, dahil nung panahon na kami ring Kristiyano, ganyan din kami umaste. Eh nung lumitaw, alhamdulillah, dumatal ang gabay, alhamdulillah, napabilang lang kami sa mga kamusliman, sa mga sumasampalataya sa Diyos ni Jesus, at naging tagapagtanggol. Kumbaga, sinasabi namin ang katotohanan. Abot ang hingi ko ng pamanhin kasi ayaw kong makasakit. Ang akin lang, ang atin ay faith lamang. Okay? Pangalawa, ang Diyos mismo ay nagpakilala siya sa kanyang sarili. Mabasa po yan sa Quran 14 verse 20. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni. Wa aqimis salata li dhikri. Ang verse na yan, katotohanan eh, kani Allah subhanahu wa ta'ala. Ako si Allah. Walang Diyos maliban sa akin. Itatag ninyo ang madalas na pagdarasal bilang paalala pagpapasalamat ninyo sa akin. Ang sarap pakinggan eh. Sino ang matino, sino ang magandang pag-iisip na magsabi na Diyos si Jesus kung mabasa niya ito? Bakit? Kasi ma-impluensyahan kayo ng Biblia na sinabi ko kanina doon sa pangatlong puntos na ang Biblia ay buhol-buhol. Kaya ang outcome, mga Christianity sekta ngayon ay nagkakabuhol-buhol din. May nagtuturo na si Jesus ay Diyos, may nagtuturo na si Jesus ay tao. Kung mga kakristyano nga nila na iglesia ni Kristo ay ayaw nilang paniwalaan na si Jesus ay Diyos, ang Muslim pa kaya? E ang Muslim ay buong-buo ang paniniwala natin dahil may Quran tayong basihan? Hindi ko gumagamit ako ng Biblia, basihan natin to. No. Para magising lamang ang ating mga katunggali na ang aral nila ay walang kabuluhan, wala winta. Bakit? Kasusumpungan natin ngayon ng salpukan ng Biblia. Basahin ninyo ang chapter 4 ng Quran verse 82. Afala yatadabbarun al-Quran walau kana min indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Hindi nyo ba kinonsidera ang aklat? Hindi nyo ba kinonsidera ang aklat? Either Quran o Biblia? Kapag kasumpungan ito ng salpukan at salungatan, hindi nagmula kay Allah. Totoo, ganyan ang Biblia. Nunid mo basahin Quran at Biblia, tumingin ka sa mga taong nakabase sa Biblia, salpo-salpok sila. Iba-iba tinuturo nila. Pero ang Muslim, around the globe, Allah ang Diyos. Muhammad ay sugo. Jesus ay sugo. O, di ba? Ito ang totoong salita ng Diyos. Ya salam. Alhamdulillah. Inanyayahan natin sa maagang first stand pa lang yung ating katunggali na mag-Muslim din. Lalo na yung mga nakikinig kasi hindi lamang sa mga katunggali natin kundi sa mga listeners at viewers. Kasunod na mga kriteria natin o mga pagkakilanlan itong ating topic, ang Diyos ay hindi siya maihahambing ninuman. Kasi kung basahin ninyo ang Oseas 11:9, mababasa dyan na ang Diyos ay hindi tao. Okay, malinaw yan. Bakit ngayon ituturo ng mga tagapagturong ito na si Jesus ay Diyos, itao yun? Kita nyo? Kasi ganito, nagkatawang-tawang kulit. Wala nga gaya ang Diyos eh. Paano maging tao kung wala kagaya? 46:9 ng Isaiah, walang kagaya ang Diyos. Hindi, may Ama, may Anak, may Espiritu Santo, hindi yung tatlo, isa lang yun. E di sana si Moses at Jesus ang nagsalita ng ganyan. Kita ninyo? Sa binasa natin, 1 Timoteo chapter 1, 17, verse 17, 1 Timothy
chapter 1 verse 17, ang Diyos ay haring walang hanggan. Kailan nagsimulang hari si Jesus? Ipinanganak lang siya ni Maria eh. Kita niyo paano maging walang hanggan 'yan? Diyos na walang kamatayan. Diyos na hindi nakikita. Diyos na nag-iisa. Yes, bro. Tapos na po yung... Thank you, Brother Ross. Thank you. Presentation for 10 minutes. So, darako tayo sa 7 minutes cross-examination, Brother Alvin. Bago ko humihingi ang pasensya, nakalimutan ko pa lang magpakilala si Brother Ali. No? So, ako lang magpakilala. Si Brother Ali po ay isang apologist ng Islam, religion, sa part ni Propeta Muhammad. So, Brother Alvin, your 7 minutes will start. Okay, maraming salamat si Brother Todd Bros. Maraming salamat din sa presentation ni Brother Ali ng Muslim. Ang una kong tanong sa iyo, Brother Ali, ito. Hindi mo ba alam, yes or no, categorically yes or no, na sa history, si Muhammad pala nakinig ng chismis sa mga Nestorianis, sa mga heretic na Kristiyano sa Persia, na dumadaan sa Saudi Arabia, nakinig ng chismis na si Kristo na Diyos ng Kristiyano, hindi namatay sa cross. Hindi mo alam yan, yes or no? O alam mo? Alam ko, Brother, yes, alam ko, Brother Alvin. Kaya lang, hindi ang relihiyon, hindi nakabase sa chismis mong historian o ano man dyan, Google o Diario. Kasi ang relihiyon, nakabase sa salita ng Diyos. Ito yung pinatunayan ko na yung Quran, walang salungatan, ito ang tunay na salita ng Diyos. Samantala yung Biblia yung buhol-buhol, kaya hindi yan maasaan, ini-edit. Next question. Alam mo pala sa history na alam ni Muhammad, galing ang impormasyon ni Muhammad sa chismis ng mga historian heretic na Kristiyano na ang Diyos na si Kristo hindi namatay. So ngayon, Badali, ibig sabihin na nakichismis lang pala talaga si Muhammad kasi sabi mo, yes, nakarinig siya niyan sa mga Kristiyano ng mga eretiko ng historian sa panahon niya in the 7th century. Sabi mo yes, so ibig sabihin, isang source din yung chismis bukod sa Quran. Yes or no? Yes or no? Ang yes na sinabi ko, brother, ang relihiyon ay hindi galing sa chismis na historian. Malinaw ba? Siguro kahit magsagot ka ng 1 plus 1, 2 ang sagot. Hindi katulad ninyo sa inyong tinuturo na magkakataliwas sa kung anong mabasa sa Biblia ninyo. Si Propeta Muhammad, hindi po yun marunong bumasa at sumulat. Paano siya sabihin ninyo sa... Badali, sabi mo hindi marunong bumasa at sumulat si Propeta Muhammad nyo. So ibig sabihin, Badali, talagang nakikinig siya sa chismis kaya hindi man siya marunong bumasa ng Biblia at hindi siya marunong sumulat ng Quran. So ibig sabihin, chismis lang talaga nakinig niya na si Kristo na Diyos ng Kristiyano hindi namatay sa cross. Yes or no? No, hindi nakinig ng chismis yun kasi wala namang Google nung panahon na yun. Wala namang wifi, wala namang radyo. Oh, pero nasabi na hindi siya marunong bumasa at sumulat na sa Quran. Oh, di ba? Chapter 62 verse 2. At nahulaan maging sa Biblia niyong matino sa verses na mayroong darating na propeta na nakatanggap ng revelasyon, hindi marunong bumasa at sumulat. Kita ninyo? Next question. Madali, nandyan ba sa Quran na si Allah hindi kaya niya wala siyang kapangyarihan maging tao? Nandyan sa Quran, talata, chapter 1 verse? Yes or no? Kung meron, ibigay mo talata na si Allah namin na Diyos sa makapangyarihan ay walang kapangyarihan maging tao. Meron, wala? Si Allah subhanahu wa ta'ala, Brother Alvin, yes, magagawa niya lahat ng bahay kasi lahat ng bagay ay magagawa niya dahil siya ang Diyos. Yun lang Diyos niyong sinasabi ninyong si Jesus ay akalaan niyong namatay siya sa cross. Paano niya magawa lahat ng bagay? Ang kulit. Ang sarap na tanong. Maganda. Salamat, Badali, at nag-affirm ka na yes. Time na, Badali. Next question. Ang sarap na tanong ganito. Kasi sinangayon lang mo na si Allah na makapangyarihan na Diyos nyo ng Muslim. At the time, Brother Alvin, interrupt lang. Hintayin mong mag-next question yung moderator bago ka mag-interrupt. So, 3 minutes and 26 seconds. So, resume time, Brother Alvin. Sunod ko na tanong kasi namin na Badali, kaya pala ng Diyos na maging tao, yung Allah nila dyan sa Quran. So, ang tanong ko sa iyo, Badali, sa Biblia ba, alam mo ba na ang Diyos namin o sa Arabic Bible, Allah din,
No, letra po letra, Allah. Naging tao sa Biblia ng Kristiyano, alam mo ba yun? Hindi. Yes or no? Yes, nasa Biblia ng mga Indonesian, Malaysian at Arab na Kristiyano, Allah ang tawag nila sa Diyos. Pero kayo, naligaw kayo, kaya nagsasabi kayo, Eshi, Yahweh, Jehovah, Sandamukal na Ribulto, kabilang si Jesus, pinapakilain niyang Diyos, chismoso kayo. Sorry sa mga katagang to para masabi ninyo na, oo nga, no, magising na tayo kasi nahihimbing tayo. Next question, Sabadali, salamat sa sagot mo. Sabi mo, yes, na alam mo pala na sa Bibliang Kristiyano, lalo na Arabic Bible, na si Allah pala doon sa Arabic Bible, talagang naging tao, sabi mo, yes. So ngayon, kasi si Allah naging tao sa Arabic Bible, sabi mo, yes, alam mo. So, tapos sabi mo kanina, makapangyarihan si Allah, anong gawin maging tao? So ngayon, naniwala ka na bilang tao, namatay talaga si Allah. Yes or no? No, hindi mamamatay ang Diyos. Yung Biblia nyo lang kakubuhol-buhol, katulad ng presenta ko. Mantakin mo ang Biblia ng mga Arabong Kristiyano, Allah ang tawag nila sa Diyos. Kayo naman ay Yahweh o Jehovah o sino paniniwalaan namin. Kaya inirebel ang Quran para pag-isahin tayo sa turo ng matinong turo. Basahin mo ang Quran 2:213. Ipinanaog sa mga propeta ang revelasyon para linawin ang pagkakawindangan natin. O, ito na yung Quran. Ano daw, Badali? Ano daw, Badali? Sa Arabic Bible, Badali, sa unang Juan 3:16, sulat ni Yunus, no, disipulo ni Isa al-Masih, unang Juan 3:16, si Allah namatay sa ating lahat. Sa sampalataya mo, Badali, yes or no? Arabic na Bible. Hindi ko maniniwala kasi chismis yan eh. Yan yung sinulat ng mga eskribang sinungaling sa Jeremiah 8:8. O kita ninyo, kaya ini-edit ang Biblia ninyo. Kita mo? Kaya sabi dyan sa Biblia mo sa John 3:16 ng Juan, gayon na lamang ang Diyos ay mahal niya ang sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang anak. O tapos isipin mo, yung nagsugo, siya rin yung sinugo. Ganun next ba? Question, Madali. Alam mo ba sa Quran, ang nagbigay ng anak ay ang Allah? Ang nagbigay ng anak dito sa lupa kay Maryam, si Allah? Alam mo yun o hindi? Yes, alam ko ang Diyos, makapangyarihan, likhain niya yung kanyang gustuhin. Kaya si Jesus, nilikha lamang siya ni Allah. At si Jesus, wala siyang magawa maliban nilikha siya. Kaya kung ano lang ang utos sa kanya, yun ang sinabi niya. Huwag niyong i-chismis na Diyos si Jesus kasi sabi ni Jesus, tao ako. Malinaw ba? Tunod na tunod ba dali? Kung hindi ka nag-bluffing at alam mo na si Allah ang Diyos na makapangyarihan ang nagbigay sa anak na si Isa al-Masih. Saang talata yun sa Quran? Sura, chapter 10 verse. Saan yun? Kung alam mo. Aber? Si Jesus, brother Alvin, ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, pakinggan mo muna yung ano yung aking sagot, brother, nang sa ganun ay okay. Objection lang i-resume. Kasi ano yung objection, Brother Alvin? Ang objection ko, Brother, kasi nagsabi na sa Badali sa first question ko na alam mo ba sa Quran, sa may sura, chapter and verse, na si Allah, ang makapangyarihan ng Diyos ng Muslim, nagbigay ng anak na si Isa al-Masih. Sabi na niya, alam. So, sabi niya, yes. So, ang sunod ko na tanong, Brados, is categorical. Dapat sagutin niya, anong chapter and verse kung alam mo, hindi ka nagbablapping? Kasi duda ko si Badali, ululianin na to, hindi alam chapter and verse eh. Ayusin mo lang yung tanong mo, pag naibigay mo na, tumigil ka na para makasagot ako. Moderator's concern, Brother Ali, Brother Alvin. Nagtatanong si Brother Alvin, Brother Ali, ng verse. Meron ka bang may nalatag ng verse? Mayroon, bro. Pagka ang akin lang... Resume the time. 2:52. Okay, brother. Pakinggan mo yung sagot, brother, para matuto ka sa kakristyano mo nag-Muslim. Okay? Sa Surato An-Nisa, Surato An-Nisa, verse 171. Ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum wala takulu alallahi illal haq innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alkaha ila Maryam wa ruhum minhu. Hindi mo naiintindihan Tagalog ito sa'yo. Okay? Question na, Badali. Okay, go ahead. Busang oras mo. Badali, yung binasa mo na sura, hindi yun ang tamang sura na si Allah nagbigay ng anak na si Isa al-Masih. Yes or no? Hindi yun ang talata. Mali ang talata mo.
Yun ang laughing ka na ngayon, yes or no? Sinasabing si Jesus ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Maria. Wala kang alam sa Quran, dyan nga sa Biblia mo buhol-buhol eh. Ang point dito, huwag mo nang pakialaman ang Quran dahil nagkaisa na ang kamusliman dito. Huwag mong lulugawin ang Quran kasi total mayroon naman kayong Biblia na pinagkakaulgangan. Diyan ka mag-stick. Teka mo na masalaman ba dito? Mayroon akong objection. Okay, cut the time. Madali. Cut the time. Kasi objection ko, Mr. Moderator. Minute and 36 seconds. Ang objection ko, yes. Mr. Moderator, nagbablaughing to si Badali pa, Arabic-Arabic pagbasa, chapter and verse niya na kinote, pero hindi naman yun ang hiningi ko, moderator, na chapter and verse. Nagkamali sa chapter and verse kasi yung Allah ang nagbigay sa anak na si Isa al-Masih kay Maria. Eh, mali yung chapter and verse sa kinote niya, nagbablaughing siya. So ngayon okay, lang yung... Okay, counter-objection, Badali. Mayroon, brother, brother Arush. Kasi ang usapin hinggil sa Jesus, hindi man lang iisang versikulo ng Quran eh. Pero yung binasa ko, chapter 4, verse 171, yun ang accurate sa kanyang mga tanong. Okay ba? Kaya nga kung mayroon oras okay. Kanina, binasa ko sa Arabic, pero hindi niya ako pinigyang pagkakataon. Okay, Brother Alvin, next question tayo, Brother Alvin. Brother Alvin, next question para... Pwede basahin mo yan, Badali, sa Tagalog na Quran o English na Quran, yung talata mo sa chapter 4, verse 171, kung nandyan ba yung hiningi ko sa'yo o wala? Para ma-showdown natin to. Oo, pwede basahin mo kaya in English? Kaya nga i-translate ko sa'yo kasi hindi mo naiintindihan eh. O sige, okay i-translate daw. Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum. Oh, kayo ang kanlang mga kasulata, mga Hudyo kayo't Kristiyano. Huwag kayong magmalabis sa inyong relihiyon. Wala takulo alallahi illal haq. Huwag niyong sasabihin, huwag kayong magsasalita. Ang hinggil sa kay Allah, maliban yung katotohanan, innamal masih. Next question, katotohanan si Jesus na anak next ni Maria ay Rasulullah, sugo ni Allah, wa kalimatuhu ila Maryam at salita. Cut the time. Cut the time. Kaloob kay Maria, salita. Brother Ali. At nalikha si Jesus. Naiintindihan niyo ba? Nakakat yung time. Brother Ali. Ano yung oras na magpaliwanag? Total, nandyan yung sagot. Yan ang Brother Ali. Warning. Brother Ali, mayroon kang warning na isa. No? 30 seconds lang po yung pagsagot ayon sa rules natin. No? So, huwag nating pahabain masyado kasi tumatakbo yung time. So, one warning pa lang naman yan, Brother Ali. No? So, sa rules lang natin yan. So, Brother, mag-object ako, Brother Rush. Kasi ang usapan kanina, hindi tanong kundi sagutin, basahin yung meaning ng Suratun Nisa, verse 170. O wala kayong alam talaga sa rules ninyo, ano? Kayo nagpapasimuno. Dapat marunong kayo tumingin o imani obra yung pinag-uusapan. Hindi doon sa rules ang pinag-uusapan, kung 30 seconds, hindi. Para i-translate ko sa inyo, yung hindi nyo naintindihan kasi Arabic yun. Sa dati niyong Kristiyano. Sorry, brothers. Brother Ali, moderators concern lang. No? So, napagkasunduan naman natin na 30 seconds lang yung pagsagot. So, sana sumunod tayo sa rules, Brother Alam Ali. Na no? Alam naman namin, marami kang... Sandali lang, Brother Ali. Pinatapos yung translation ng meaning kasi yun ang pinag-usapan eh. Nabasahin ko yung 171, yung verse na yon sa Tagalog. Di ba? Wala kayong alam sa rules ninyo eh. Para sana naging malinaw, edi sana pinatapos ninyo kasi yun ang hanap ninyo. Kasi sinasabi nung Alvin na nambablap lang ako. Wala kayo kasing alam sa Quran eh. Pinapakialaman ninyo, wala naman kayong alam eh. Ngayon, Brother Ali, pwede ba yung moderator muna? Sige, go ahead. Napagkasunduan naman natin ng una pa lang na 30 seconds yung pagsagot. So alam ko, napakahaba ng sagot na ipapaliwanag mo. Kung pagbibigyan ka namin, baka abutin tayo ng alas 12 ng gabi kung ganyan ang sitwasyon. Hindi, bro. So mayroon tayong limitation lang for 30 seconds sa pagsagot. 171 na verse, yun lamang yung ipaliwanag kasi sabi niya nang bablat. Diba? Wala kang alam. Brother Alvin, since na visitor natin si Brother Ali, pagbigyan na natin ng 1 minute. Okay ka ba, Brother Alvin? 1 minute?
Okay, Badros, tapos ang sagot niya. I will proceed to the next question, Badros. Huwag mo ubusin yung oras ko. Kasi oras ko to for cross-examine eh. Nasagot okay, na, bigyan na nga natin eh. Naubos na nga niyang oras ko. So huwag mo nang bigyan pa ng 1 minute kasi mahaba. Another... salam mo na kami bro kasi oras na ng dasal bro. Sige, ubusin niyo yung mga side bit-bit, side comments ninyo habang nagdarasal kami. Saglit lang naman to, okay? Iwanan ko lang kayo saglit okay, okay, lang, okay? Thank you, thank you. Okay. Sige. Kaya bro, ano lang natin... ano lang natin to kasi we have to implement our rules kasi lahat ng debate forum kasi kahit sa DevCon kahit magbasa ka ng talata pag time na talaga 30 seconds yun na talaga kasi pag bibigyan mo nagbasahin ulit sa 1 minute ay masisira na yung rules natin forever ang iba susunod ng ano tama, talagang tama, implement tama, natin tama. Oh implement talaga natin ang rules is rules already no okay okay bilang moderator ikaw talagang masunod hindi siya. Saka na notice, hinihingi ko sa kanya, Brad Ross, nag-object ako sa iyo kasi wala yung talata ng binigay sa 4171 sa hiningi kong litra po litra na si Allah, ang Diyos nila na makapangyarihan, ang nagbigay sa anak na si Isa al-Masih kay Mariam, wala yun mabasa eh. Binasa niya nga niya, sobra ng isang minuto, walang nabasa, litra po litra, iba yung binasa niya eh. So lumalabas, nag-bluffing siya. Yan ako nag-object na, objection Berlos, kasi ang objection ko, wala dun sa talata na binigay niya, ang hiningi ko. So nag-bluffing pala si Badali na meron, tapos hindi pala niya alam. So si Baligta rin, na tayong lang, dalawa, ang hindi alam sa Brother plan. Alvin, Brother Alvin, sa akin lang naman kung papayag ka. Kaya ako papayag, kasi naubos na niya. Eh. Dapat, punan mo na siya after 30 seconds, talaga pinatigil mo na siya. Eh parang nag-ano na si Brad Ali, parang hindi na magpapigil. Alam mo, Brad Ross, ang motive niya, ayaw nang pagpapigil dahil nag-bluffing nga siya. Hindi nga yung tinatanong ko sa kanya na statement na Allah gave son who is Isa al-Masih to Mariam. Hindi niya alam eh. Nakalimutan niya. So binaligtan niya, tayo ang walang alam sa Quran kasi nagkamali siya eh. Wala sa 4171. Eh dyan siya madadali sa akin ngayon sa natitirang oras. Dyan ko siya ipitin. Oh, yaya ko parang nagalit siya. Brad Alvin, nakikita mo ba yung time dyan sa screen? Hindi ko makikita, Brad Ross. 49 seconds na lang yung time mo, Brad Alvin, sa 7 minutes. 49 seconds. Mga 2 seconds na lang siya. 30 seconds. Sige, Brad Ross. Hintayin na lang natin. Basta yun, Badros, we will implement a rules. Baka later, gano'n na rin ang gagawin niya. Mag-ubusin yung 30 seconds. Kahit ubus ng 30 seconds, patuloy pa rin siya. Dapat anuhin mo talaga, pigilan mo talaga na moderator's time. Kaya pag ganyan, nawala ng control tayo dito. Tapos yung ibang debaters yan nakikinig sa atin, susunod na rin sa style ni Ali. So masisira na yung DevCon rules natin, na PDA rules na 30 seconds only. Yun talagang limitation. 30 seconds is 30 seconds, hindi 2 minutes, 1 minute. Kaya hindi ako papayag. Napapansin ko kay Brad Ali, parang hindi rin siya okay, nakikinig sa'yo. Thank you very much, Brother Alvin. Nice ko lang i-plug in ang ating debate platform, Philippine Debaters Association. We are also welcoming and inviting all the foreigners from any place in the world. You are all welcome to participate in our debate platform, the Philippine Debaters Association. So in regards also to, I need to give my shout out to Adamu Bakari. If you are willing to face and participate in our debate platform, you can message me directly on my messenger. For we can settle and arrange your debate from our finest debater from the Philippine Debaters Association in the Philippines. Like somehow Brad Noel Perfecto of RCC, Samuel Tahuda of MCGU, Pastor Ray Ann of Baptist Church, and Pastor Joben from the Born Again
Church. And also, Brother Alvin Gitamundok and his brother, Ramon Gitamundok. I hope to all the foreigners who will listen, who can hear us, we are inviting you all. And we are hopefully to have you here on our debate platform, the Philippine Debaters Association. So, hintayin na lang natin muna, Brother Alvin, si Bro Ali. Baka meron kayong shout-out, Brother Boy Letra. Mag-shout-out ako, Brother Ross. Sa mga kaibigan ko dito, sila Brad Philip Ciro Jr., mga friends ko, sila John Paulo Cruz, Boy Letra, kasama ko to sa chat box. Sila ni Brad Rolly Casium Silomenio, at mga ibang Catholic defenders, lalo na sa aming National Director sa CFD Badros, si Reverend Father Fran Villegas, Archdiocesan Director namin dito sa Cebu, sa CFD, si Reverend Father Lucas Inok, sa CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, who gave me delegation, Badros, at sa lahat ng obispo sa buong bansang Pilipinas, at sa lahat ng mga kaparian. Magandang gabi at shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong pagdarasal, para patuloy na dito sa mga Catholic defenders, at lalo na sa akin. Badros, Bad Boy Letra, baka mag gusto kang mag-shoutout dyan? Brad John Paulo? Brad John Paulo, baka gusto mong mag-greet habang wala pa. Salamat, Brad Ross, at Brad Alvin. Siyempre, binabati ko na ng congratulations si Sir Alvin, no? Yan ang aking mentor, no? At shoutout sa lahat ng mga nanonood ngayon sa buong bansa. So, supportahan natin yung Philippine Debaters Association at saka sa aming YouTube channel ni Brother Alvin. Type nyo lamang yung Boy Letra tsaka kay Kuya Alvin yung RDM General. So sana supportahan nyo kami dun, at marami pa kami dun yung mga in-upload, no, ng mga ganitong klaseng debate, at gusto nyo yung trip nyo yung mga ganitong klaseng argumento na more on biblical debate, more on biblical argument, yung mga mabibigat na argumento sa amin dalawa ni Kuya Alvin, no, mga puro mga letra por letra. So yun lang, mga bro, salamat sa Alvin, at advance congratulations sa'yo. Salamat, Brad Ross. Ako nga pala, ang muli ang inyong lingkod, si Brother Jan Paulo Cruz, aka Boy Letra. So, yun, supportahan natin itong Philippine Debaters. Address ko lang din yung mga, no, taga debaters, Devcon, address ko sila si Brad Nash, Benavides, si Russia, sila Brad Jomong ng JW, sino pa ba? Si Brad Ruel ng RCC. Sino pa bang mga kaibigan natin dyan? Si Dale Midalio. Si Brother Randy Caholes. Brother Dudes Arisgado. Siya nga pala, bukas meron tayong debate din. Tuloy-tuloy. Hanggang isang linggo tayong merong nakaschedule na debate. So kung meron mang gustong magpa-schedule, paki-inform lang po yung admin namin, si Brother Alvin saka si Brother Ross, para ma-schedule yung gusto ninyong mga debate, para mapag-usapan yung schedule, time schedule. So open po tayo dito, kung sino mang gustong mag-debate, mag-message lang po kayo sa amin. Kami po bahalang mag-schedule. Yes, brother? Okay, yes. Pwede na ulit. Okay, Brother Alvin, ready ka na ba para proceed yung 49 seconds mo na cross-examination? Mr. Moderator, the boss, I'm ready. Brad Ali, I'm ready. Okay, proceed. Ang tanong ko na sunod, Brad Ali, kasi mali yung talata mo binigay, nag-bluffing ka lang pala, at nagsinungaling ka, hindi yun ang chapter and verse, wala doon ang letra for letra na Allah gave. Sante ka muna, that is my premise. Brother Rush. Cut the time. Side comments kasi... yun, bro, eh. Cut the time. Kung magsa-side comments tayo, bro, bigyan mo rin ako ng oras na mag-side comments, bro. Hindi, that is a premise. Okay, moderators concerned, debaters, debaters, accurate na talata. Debaters, moderators concerned, iwasan na lang natin yung side comment, Brother Alvin, diretso na lang tayo sa question para baka move on tayo. Brother Alvin? Yes,
sige, diretsuin ko na lang. Dali, ngayon nga, mali na yung talata mo. Hindi yun ang letra po letra na si Alan nagbigay sa anak na si Isalma, si kay Mariam. So aminin mo na ngayon, nagsinungaling ka, nag-bluffing ka. You are telling a lie. Nag-bluffing ka lang pala, wala kang alam sa Quran, yes or no? No, mali yung sinasabi mo, brother, kasi yung 4171, yun ang exactong talata sa klaw yung mga sinasabi mo. Kaya yung sinabi kanina na rules na pinakahuli, i-translate ko sa inyo yung meaning ng 171 kasi hindi nyo naiintindihan. Ba't hindi nyo ako pinatapos? Dapat last question. Nyo kasi yun ang usapan eh. Time's last up question, na, brother Alvin. Brother Alvin, time's up na, brother Alvin. Kala, ubos na. 49 seconds. So, dako tayo sa, ano, papakilala muna natin yung topic na pinag-uusapan. Baka hindi makarelate yung ating mga viewers. Ano. Topic na pinag-uusapan po dito ay patungkol sa ang Diyos ba ng mga Kristiyano na si Hesukristo ay namatay ba sa cross? So yun yung pinaka-official topic natin ito. Medyo naliligaw tayo sa ano mga tanungan, pero sana may balik ninyo sa topic. Brother Alvin, 10 minutes to start your rebuttal, first rebuttal. Okay, naka-ready ng oras, Sir Moderator. Yes, yes. Okay, maraming salamat, Brother Ross, Mr. Moderator, at sa ating kapanggaling ngayon, si Brother Ali. Ang huling question ko dito na ipit sa Brother Ali, no? Kung apologetics dito sa debate is also like boxing. Kung sa boxing, manakout mo yung kalaban, na standing knockout, ibig sabihin, natalo mo yung kalaban mo kung natumba. E dito naman sa debate namin ni Brother Ali, tumba talaga kasi knockout punch. Anong knockout punch ko? Yung huling tanong ko sa kanya, anong talata, kasi sabi mo, ang makapangyarihang Diyos na si Allah ng Muslim, ng Islam, may kakayahan siyang maging tao, ayunan mo, yes, nandiyan yan sa record, sa video, hindi mo na yan mababawi. Eh, saan dyan sa Quran na ang Allah na makapangyarihan, binigay ang kanyang anak na si Isa al-Masih, kay Mariam. He quoted Surah 4171 to bluff us, nag-bluffing. Kasi alam niya na sa English version nun at sa Tagalog, walang mababasa dyan letra po letra na ang Allah na makapangyarihan nagbigay ng anak na si Isa al-Masih kay Mariam. Walang mababasa dyan eh. Ibang mababasa dyan. So talaga nag-bluffing si Badali. Badali, dyan ka na knockout, no? Dyan ka na ipit. So, conclusion, talagang natalo ka dyan sa last question ko. Kasi susunod ko talaga nga na question na tanong sa'yo ay ganito. Eh wala pala dyan sa Surah 4171, iba pala yung talata ko that timing, hindi ko lang ibibigay sa'yo ngayon, pero kung itatanong mo ako mamaya, ibibigay ko sa'yo. Eh nag-bluffing ka lang pala, nagsinungaling ka, na alam mo ang Quran mo tapos hindi mo pala alam. Kasi walang mababasa dyan, kahit baligtarin mo yung Arabic, Tagalog at English at Cebuano version ng Quran mo sa Surah 4171, walang letra po letra dyan, si Allah ay nagbigay sa kanyang anak na si Isa al-Masih kay Mariam. Wala kang mababasa dyan. So nagkamali ka talaga, Badali. I'm sorry to tell you. You failed miserably in this debate. Now, dito ngayon, kanina tinanong kita, nag-yes ng yes ka rin. Sa libro na The Church of the East, no? Page 108, it was from Nestorian Christians who does not believe that God died, that Muhammad know this statement. So, kailan pala, no? Ang mga tunay talaga na chismoso pala si Muhammad, kasi no read no write, sabi mo Badali, hindi ako nagsabi ha. Ikaw, nanatan mo yung propeta mo na si Muhammad. No read no write ang propeta mo si Muhammad. Eh, so ibig sabihin galing talaga sa chismis, hindi man siya marunong magbasa ng Biblia. Pati Quran, hindi siguro din siya marunong magbasa. Eh, inutusan siya ng Allah, hindi pa siya marunong magbasa at sulat. So chismis talaga Badali, sabi mo naman yes. No, sabi mo yes. Nakuha yan galing sa mga Nestorian person doon sa Iran na dumadaan sa Saudi Arabia. Batay dito sa libro ko, The Church of the East. No? Hindi to chismis Badali. This is really a book, no? Page 108. So ibig sabihin, nakichismis lang talaga si Muhammad na pulot yung God Jesus Christ of the Christian did not die on the cross. So kaya nasulat yan sa Quran na Jesus hindi daw namatay sa cross. No? Yung talata mo dyan sa chapter 5, chapter 4, may mga talata kayo dyan. At isa pa din sa, ang source dyan sa Gospel of Barnabas, fake naman, hindi naman tunay na canonical scriptures sa mga Kristiyano. Yan ang mga sources sa Muhammad sa chismis, no? Fake na Gospel of Barnabas,
fake na Jesus ang mga Nestorianism na who does not believe that God died kasi he is no red, no right. Yan ang sabi mo. Ngayon, Brad Ali, hindi mo nabuwag yung kanina inindig ko sa Ranic Bible by Lanton Sander Levy. No? Ito napakadelikado, Brad Ali. Oh, ito ang founder ng Satanism. Sa Book of Satan, chapter 2, verse 1, sabi niya, behold the crucifix, what does it symbolize? God's pallid incompetence hanging on a tree. So, mantaki mo, Brad Ali, pareha pala kayo ng panindigan ng satanismo, ni Satanas, ni Lucifer, ang ama ng kasinungalingan, John 8:44. Bakit? Sinaway niya, inatake niya, yung ang Diyos daw nakabitin, namatay sa krus. Kapalpakan daw yun ang Diyos ng Kristiyano, sabi ng satanismo. Eh, magkapareha kayo, Brad Ali. Oh, nilusutan mo yan, ayaw mong pag-usapan natin yan kasi nakakahiya yan eh. Ayun, sabi ni Brad Ross, ang ating buting moderator na medyo tumaliwas sa topic, Brad Alvin. Actually, si Brad Ali ang tumaliwas. Doon siya bumanat sa pagka-Diyos si Kristo. Pero sa akin, Brad Ross, palagi kong dinagdagan sa tanong niya, sagot ko na, Diyos si Kristo may mabasa talata, let's complete, tapos Pedro 1-1, John 8:58, tapos namatay siya sa krus. Yun ang sinabi, hindi natutulan. Ang lumabas dito, walang natutulan si Brad Ali sa negative stand niya. Ang tinutulan niya pagka Diyos ni Kristo. Pero yung ikalawang kapaga na namatay sa krus, hindi pala tutul si Brad Ali. Hindi pala tutul si Brad Ali. Kasi si Kristo naman ay tao. Sa Quran naman, lahat ng tao mamamatay. No? So, kung walang tutol dyan si Brad Ali at hindi siya tutol na si Allah pala, may kapangyarihan maging tao, ay tama ang Kristiyano. Kasi may kapangyarihan sa Allah maging tao. Hindi tutol si Brad Ali. Yes siya. Affirmative siya. Eh dito sa John 1:1 kamo 14, ang kalima to Allah is to Allah. No? Sa Arabic dyan, yan ang talagang meaning. Kalima to Allah, Allah yan. Talaga sa John 1:1. So sa 14, ang Allah na kalima to Allah, naging tao. Oh, kung hindi ka sumusunod, Brad Ali, Biblia to letra-polita, hindi itong mga libro-libro sa labas, hindi ito Google, nandyan yan sa Arabic Bible, sabi mo, nandyan sa Arabic Bible, yes, Brad Alvin, 1 John 3:16, ang Allah dyan, namatay, nagbigay ng kanyang buhay, letra-polita, John 1:14, sa Arabic Bible, nandyan ang Allah sa Arabic Bible eh. Tutol ka lang. Ayaw mo lang tanggapin. Oh, hindi yan chismis kasi Biblia yan, libro na yun ng mga Kristiyano. Muntakin mo for 2,000 years, nakasulat yan. Pati Arabic Bible, mula sa panahon ni Muhammad, may Arabic Bible na existent until now. So from the 7th century, sabihin natin 6th century, Arabic Bible. Eh, grabe na, katagal na, 1400 years na ang Christian Arabic Bible existent. Eh, hindi na yung chismis, badali. Yung Nestorianism na God cannot die, na Muhammad sa Nestorian Christian sa napunta sa Iran, sa Persia, dumaan sa Saudi Arabia, yun ang chismis. Pero dito na lang tayo sa pagka-Diyos ni Kristo. Brad Ali, alam mo na si Kristo, Isa al-Masih sa Arabic, sa inyong mga Muslim, sa Arabo. Yung si Isa al-Masih, meaning is also kalimat to Allah, the word of Allah. So lahat ng mga salita dyan ala sa Kuranyo na sinabi ni Allah, ako ang Diyos, walang iba. Eh salita ng Allah si Jesus, kalimat to Allah, siya din yun, si Allah din yun. Hindi ka makakalusot, Brad Ali. Lahat ng kalata dyan sa Quran. Eh, lahat ng kalata sa Biblia dyan, sa Old Testament, Isaiah 46:9. It would prove our case, hindi sa'yo. Kasi sabi ng mga Muslim theologians, a part of Allah could not consider be not a part of Allah. It is considered that any properties of Allah is Allah himself. So, hindi pwede daw na ang unity at simplicity ni Allah, ang kanyang mga characteristics, ang kanyang kalikasan ay ma-divided into mga parte-parte. Pag-ibig bilang Diyos, bilang Allah, siya din yun. Ang kanyang hustisya, siya din yun. Ang kanyang salita, siya din yun. Hindi pwede yung salita niya, iba sa kanya. Oh. Kaya nga yung Quran, preserved daw in heaven, kasi kay Allah yung talaga galing. That is the written word, spoken word. Ito naman si Kristo, hindi yung written word, kasi hindi naman papel at tinta si Kristo eh. Si Kristo hindi naman Quran. Si Isa al-Masih ay kalimat o Allah. Meaning person talaga ng Allah na nagsimula mula kang Allah. So yung Isaiah 46:9 mo at pati mga talata ng Quran nagsabi ng Allah na ako Diyos, wala nang iba, maliban sa akin, wala nang iba.
Metropolita, Isaiah 46:9. Si Kalimato Allah din yun, si Isalmasi yun. Ang hindi pa siya naging Isalmasi, naging tao dito sa lupa, anak siya na binigay ni Allah. So, si Allah may anak na, ibinigay kay Mariam. So anak na yun, na lalaki. Naging lalaki, naging nabuntis si Mariam, na anak si Jesus, Isalmasi. Tinawag na Isalmasi before siya na anak ni Mariam. Ang pangalan niya, ayon sa Quran, Kalimato Allah, Ruwak Allah. Espiritu galing kay Allah. So hindi pa yun naging tao, espiritu pa, Ruwak Allah. Tapos Kalimato Allah, salita din ni Allah, hindi pa rin yun tao na may laman at dugo at buto mula kay Mariam. Eh, hindi mo alam ang sura dyan eh. Problema dyan eh. Tapos ngayon, ayaw mo dyan itatakol yung Kalimato Allah na salita ng Diyos. Nandyan yun sa Biblia. Revelations pahayag, Apocalypse chapter 19, verse 13, letra po letra, verbo ng Diyos. O Kalimato Allah yan sa Arabic Bible. Arabic Bible, Brad Ali, parehas ng Kalimato Allah dyan sa sura New chapter at sa Quran, chapter and verse. Surat ayat, meron yan, hindi mo alam eh. Na Kalimato Allah si Isalmasi. Nandyan sa Biblia, verbo ng Diyos, letra po letra, salita ng Diyos. Revelations 19:13. Eh, John 1:1, salita din ng Diyos, Kalimato Allah din sa Arabic Bible. So, Arabic Bible at Tanquran, pareha tayo na si Isalmasi, Kalimato Allah yan, Ruwak Allah yan, Espiritu ng Allah yan. Hindi pa nang tao, Espiritu ng Allah yan, Ruwak Allah yan. Sabi ng Quran, sabi ng Biblia. Hindi yan kismis kasi nagkaisa ang Quran at ang Biblia. Tapos siya ay Kalimato Allah, salita ng Allah. John 1:1, Revelations 19:13. Sa Quran din, meron ding surah at ayat na Kalimato Allah si Jesus. So ang salita niya, last si Allah din mismo kasi hindi pwede ng salita niya iba sa kanya. So, marami na ngayong Allah. Eh, siya din mismo kasi tulad mo, Brad Ali, ano lang natin ito logically. Tulad ko, nagsasita ko. Ngayon, itong salita ko, ako mismo ito si Brad Alvin. Oh, Brad Ali. Time's up, Brother Alvin. So napatawilahin ko ang tema, Brad Ali. Brother Alvin. Salamat po siya, moderator. Okay, set natin yung 7 minutes na cross-examination, Brother Ali. Ready ka na ba? Ready, bro. Ready. Okay. Proceed. Tanong, Brother Alvin. Namatay ba ang Diyos? Yes or no? Yes, dito sa Biblia, namatay ang Diyos. 1 Timothy 4:9-10, we believe in the living God who died for all, letra po letra. Titus chapter 2, verse 13-14, our great God and Savior Jesus Christ who died for us. Letra po letra, madali, Biblia. Dalawang talata. Next question. Next question. Sabi ng Biblia mo, 1 Timothy 1:17, ang Diyos ay walang kamatayan. Sino chismoso, ikaw o Biblia mo? Tama ang Biblia, Brad Ali. Ang interpretation niyan, ang pagka-Diyos dyan, Theotes sa Greek, hindi yung Diyos mismo na personal God, na divine person. So ikaw ang nagkamali, Brad Ali. Ang interpretation mong chismis. Cut the time. Ano objection, Brad Ali? Ito yung objection, brother, kasi ang tanong ko nung una, namatay ba ang Diyos? Yes or no? Sabi niya, yes, namatay daw yung Diyos. Kaya yung follow question, sa 1 Timothy 1:17, hindi namamatay ang Diyos. Kaya yung tanong categorically, sino ang chismoso? Ikaw ba, Brother Alvin, o yung Biblia mo? Counter-objection. Yes, counter-objection. Brother Alvin. Sabi ko, hindi chismoso akwat ang Biblia. Kasi hindi niya alam, Brad Ross, moderator, ang tamang kahulugan ng hindi namamatay dito sa base on the original Greek. Hindi niya alam ang original Greek eh. Kaya nga mag-explain pa ako, object na siya. Dapat patapos niya ako 30 seconds. Okay. Brother Alvin, resume natin yung time. Meron kang 30 seconds to answer the question. Yes, ang sagot ko kay Brad Ali. Hindi ko ba i-repress yung tanong, Brother Rajos? Cut the time. Alam na ni Brother Alvin yung question mo, malinaw kay Brother Alvin. Di ba, Brother yes, Alvin? Yes, malinaw. Malinaw. Okay, resume the time. You have 30 seconds to answer the question. Ang sagot ko, Brad Ross, ay hindi chismis ang Biblia, letra po letra. Kasi meaning niyan, yung pagka-Diyos, hindi the divine person of the Son. Hindi sinasabi yan si Kristo na Diyos naging tao, John 1:14. At ako din hindi chismoso kasi alam ko, yung word walang kamatayan dyan, mali pagka-translate kasi sa Greek, incorruptible dyan. After to, iba yung athanato. Yung walang kamatayan, athanato. Hindi yun ginamit sa Grego. Next question. So ikaw ang chismoso, Ali.
Okay, next question, Brother Alvin. Ilan ba ang Diyos? Isang Diyos, tatlong persona. 1 John 5:7, for the record of heaven, the Father, the Word or the Son, and the Holy Ghost, and these three are one. O sa Quran din, ganun din. May anak siya, may kalimato Allah, salita ng Allah, meron siyang ruwak Allah, siya din yun. Di ba tawid yun? Next question. Okay, premise, sabi ni Jesus, pakinggan mo Israel, isa lamang ang ating Panginoong Diyos. Pero sabi ni Alvin, mayroong ama, mayroong anak, mayroong espiritu, isa sa tatlo. Sino chismoso ulit? Ikaw o yung Biblia mo? Hindi kami chismoso, ako at ang Biblia, kasi katotohanan ako, katotohanan ng Biblia. Bakit? Isang Diyos sa Mark 12:29, sa 1 John 5:7-8, tatlong persona yon. For the earthly that were record in heaven and on earth, the Father, the Son, and the Holy Ghost, and the three one. Sa Surah 3:45, ganyan din naman. Ang Allah, merong kalimato Allah. Next question. Word of God, meron ding ruwak Allah, Spirit of God. So tatlong persona sa isang Diyos, nandiyan sa Quran. Next question na, Brother Alvin. Bakit ka nakikisalpukan kay Jesus? Sabi niya, tao ako, pero sabi mo, sinasabi ng Diyos si Jesus, tapos namatay pa yung Diyos. Paano mo unatin yung galugtot na tinuturo mo? Hindi po ako nakipagsalpukan kay Jesus, kinumple ko lang, ikaw nakipagsalpukan kasi tinanggap mo John 8:40, ayaw mo tanggapan John 8:8, sa Dos Pedro 1:1, Roman 9:5, at dami pang talata, Titus 2:13, na ang Diyos talaga si Jesus, letra po letra sa Biblia, tapos samatay siya, Titus 2:13-14, 1 Timothy 4:9-10. Next question. Sabi ng Biblia mo sa matitinong versikulo, 1 Corinto 4:6, huwag kayong hihigit sa nasusulat. Kaya itong pinag-usapan natin, important credo, sabi ni Jesus, tao ako. Sabi mo naman, si Jesus ay Diyos. Napupulaan ba ngayon na ikay chismoso, yes or no? No, hindi ako chismoso kasi hindi sinabi ni Kristo na tao lamang ako at hindi Diyos. Ikaw ang chismoso kasi ginawa mo ang chismis mo na tao lamang ako, walang mababasa lamang ulang sa John 8:40. At sabi mo, hindi Diyos Jesus, mali ka rin, sinungaling ka. Linabag mo ang sabi ni Jesus, kunontra mo si Allah, sabi John 8:58, I am who I am. Sabi ni Jesus, tao ako. Tama o mali? Tama, pero ang mali mo, binagyan mo nang lang, tao lang, walang tao lang mababasa sa Biblia na sinabi ni Jesus, kasi Diyos din siya, John 8:58, I am Yahweh, I am who I am. Before Abraham was existent, I was already existent. Pantakin mo ba dali, wala pa si Abraham, nandun na si Jesus, hindi pa siya si Yahweh. Next Diyos. Question. Sino ba ba talaga ang nandun, si Yahweh o si Jesus? Isa nga si Jesus ni Yahweh, John 10:30 sa Arabic Bible, ako at ang Allah ay isa. O tawid sila ni Allah, iisa sila ni Allah, tawid, John 10:30, Arabic Bible. O tulad ng sabi ni Jesus, sabi niya ni Allah, kasi kalimato Allah si Jesus. Pag tinutulan mong kalimato Allah, tinutulan mo si Allah. Next question. Next question, di ba si Yahweh yung nagsasabi na wala pa si Abraham, nandun na ako? Bakit mo sinasabing si Jesus ay yun na yung nagsasalita, ay pinanganak lang ni Maria? Nahahalata ng chismoso ka ba, yes or no? Ikaw chismoso ba, Ali? Hindi ako chismoso. No, chismoso kasi 8:58 si Jesus nagsabi. Sinabi sa kanila ni Jesus, o hindi si Yahweh, nagsinungaling ka. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako ay ako na. Mantakin mo. So, sabihin mo, si Yahweh nagsabi. Siya si Yahweh. Nagsabi si Jesus, ako si Yahweh. Ikaw si Jesus, sinungaling. Next question. Lahat ba, Brother Alvin, lahat ba ng Bible believers naniniwalang si Jesus ay Diyos? Yes or no? Except the heretical fake Christians. Ayun din, may fake Muslims din eh. Sa amin, meron ding fake Christians, Iglesia ni Cristo, sakto ni Jehovah. Pero mostly, majority, naniwala sa John 8:58 na si Jesus nagsabi, ako talaga si Yahweh, I am who I am, wala pa si Abraham, umiiral na ako. Letra po letra lang, walang tao lang si Jesus. Kung hindi nagkakaisa yung Kristiyano na maniwalang kay Jesus ay Diyos, o di salpo-salpok kayo, tama yung ulit. Siyempre, ang kasinungalingan ng Kristiyano, si Kristiyano, salpok talaga sa kutong Kristiyano. Mr. Moderator, objection please. Cut the time. Dapat, cut the time. Dapat marunong sa ano to eh, sa rules eh, di ba? Walang side comments. Brother Ali, rules natin, objection brother, yan, brother Alvin, objection yan. Kaya nga. Pero alisin natin yung side comment, Brother Ali.
Oh, di ba yung rules natin na ano, kung categorically ang question dapat, yun din ang unang sasagutin bago magpalabo kasi wala naman siyang ililinaw, di ba? Okay, Brother Alvin, bibigyan kita isang warning kasi napansin ko rin, nagsagot ka na, wala ka pa. Counter-objection muna bago ka magbigay ng hukom. Okay. Counter-objection. Hindi ko lang sabi, oo, hindi. Sabi ko, tama. Ibig sabihin, oo, hindi yung tama. Nagsalputan talaga yung fake Christian at true Christian. Sabi ko, tama. Ano ko sinabi? Okay. Yes. Sumunod okay, moderator's concern. Sumunod ako sa rules natin. Concern. Okay, moderator's concern. Bro Ali, proceed sa next question, Bro Ali. 58 seconds. Next question, brother. Thank you very much. Brother Alvin, tama ba sabi ni Imam Shafi'i, kung makipagtalakayan siya sa 1,000 maalam, tatalunin niya. Pero kung isang mangmang na tukmol na jahil, matalo siya. Tama o mali? Ah, hindi ako naniwala yan. Mali yan. Mali yan. Kay opinion lang yan ng tao. Wala yan sa Quran. Wala yan sa Biblia. So, opinion lang yan tulad mo. Sabi ka na sabi sa akin, chismoso ako. Hindi yan tama. Kasi wala yan sa Quran. Wala yan sa Biblia. So, nagsinungaling ka badali. Pati yung source mo na tao. Sinungaling next din yun. Next question kasi, and probably the last question. Romans 3:10. Next question. Di ba yung nagsasalita na wala sa nasulat ay chismis ang tawag doon, chismoso? Tama o mali? Tama, ito yun, ang chismoso at sinungaling kasi siningan kita kanina ng talata sa Quran, mali yung talata mo, nag-bluffing ka, nagsinungaling ka. Tapos nilalabag mo, kinukontra mo salita ni Jesus sa Biblia, na says Yahweh, I am who I am, John 8:58. So ito sinungaling, o chismoso, ikaw bintangero, ikaw sa demonyo. Time's up. Yun na tapos po yung ano yung cross examination ng ating si Bro Ali ng Islam. So, bibigyan natin ngayon ng 10 minutes si Bro Ali for his rebuttal. Bro Ali, your 10 minutes limit time for your rebuttal. Thank you, Brother Roche. Thank you very much. Brother Alvin, call ka lang dyan, okay? Yung mga binibitawan kong salita kasi para malaman ng mga tao na totoo naman na ikay nagsasalita ng hindi nasusulat, ang accurate na tawag doon sa ating mga Pilipino ay chismis, di ba? Kasi sabi ni Jesus, tao ako, mabasa sa Biblia mo mismo, pero sinasabi mo na Diyos si Jesus, wala namang mabasa. Di ba? So, malinaw yun, Brother Alvin, wag mong masyadong dibdibin kasi totoo naman. Ano? Negative lang ako sa first stand mo kanina, kaya kung saan ka pumunta, sumabay ako. Okay? Nang tinanong kita, namatay ba ang Diyos? Sabi mo, yes. O, di ba nagchichismis ka? Sabi, mabasa dyan sa 1 Timothy 1:17, walang kamatayan ang Diyos. Saan ka makakita ng Diyos na namatay? Ay, naku, patay tayo rito. Okay ba? Kaya nagigising na yung mga ka-Kristiyano natin. Ayun, nauna na kami nag-Muslim. Kaya inanyayahan namin na mag-Muslim ka rin, Brother Albert, lalo na yung mabait nating moderator, si Brother Roche. Okay? Kasunod, yung kakayahan ng Diyos, hindi natin matatawaran yun. Lahat ng bagay, mayroon siyang kakayahan. Okay ba? Pero huwag mong sabihin na maging tao siya kasi labag yun sa kanyang kamaharlikaan. Sa kanyang sinabi na wala siyang kagaya, huwag ka nang magchismis. Ganon pinangalagaan ng Islam. Ang tauhid. Okay? Matuwid. Magkatunog lang eh. Hindi salpok-salpok na turo katurad ninyo. Okay ba? Kasi, kung sinasabi mo na yung binabasa mo sa Quran ay lulugaw-lugawin mo katulad ng ginagawa nyo sa Biblia, wala tayong mapupuntahan, di ba? Kasi binabasa mo yung Quran, tapos sasabihin mo na yung kalimatullah, yung salita ni Allah, si Jesus, na siya rin yung Diyos si Jesus. Hindi ganyan, brother, okay ba? Nagkaisa na ang Muslim dito na yung kalimatullah, siya si Jesus, sugo niya yun, propeta niya. Okay ba? Huwag mo nang pakialaman yung Quran, brother, okay? Otherwise, mag-Muslim ka, sumunod ka, tumalima ka, sambahin natin si Allah, magpatira pa tayo katulad ni Jesus, paniwalaan natin na si Jesus ay hindi napako sa cross dahil yun ang mababasa sa mismong Quran. Chapter 4:157. Wa qawlihim, inna katalnal masiha isa ibn Maryam, Rasulullah.
Wama kataluhu wama salabu hanggang sa dulo ng versikulong ito, 4:157, tunay na pinagparangalan ng mga Hudyo sa panahon na yon, napatay daw nila si Jesus, yung Masihi, yung Almasi, na anak ni Maria, na sugo ng Diyos, pero kadugtong ng versikulo, hindi nila siya napatay, ni hindi nga nila napakoy. Nakita nyo kung paano nilinaw ng Quran yung Biblia ninyong salpo-salpok, at paano nasa Biblia sa Hebreo 5:7, nagdasal din naman si Jesus sa Diyos na makakatulong sa kanya sa kamatayan at tinugon. Diba? Tinugon is sinagot yung kanyang dasal. Kung sinagot na yung dasal niya na ilayos sa kamatayan, sa makatuwid, huwag nyo nang lugawin kasi dyan pa lang ay hindi nga namatay at hindi na pako si Jesus. Pero dahil ang Biblia nyo salpok-salpok, sabi ko pa nung una, makakabasa ka rin dyan sa isang versikulo na nabayubay si Jesus sa cross. Tapos sa isa pang versikulo, sa 5:30 ng Acts, si Jesus ay binigti. Binigti na sa punong kahoy. O, kita nyo kung paano Biblia nyo nagkakasalpukan. Yan ay chismis ng mga historian. Sa pambungad pa lang kanina, ayaw kong maniwala sa history o kaya sa Google kung ang ating pinag-uusapan ay relihiyon, kasi litra for litra na sa Quran mismo itong patunay ng ating pinag-uusapan. Sa napili ninyong topic, ang Diyos ba ng mga Kristiyano na si Jesus ay namatay sa krus? Kaya mayroon akong 5 puntos kanina, hinimay-himay natin. Si Jesus ay hindi siya Diyos. Okay, si Jesus ay hindi tao. Si Jesus ay hindi napako sa krus. Ang Diyos ay nagpakilala siya mismo sa kanyang sarili. Ang Biblia ay buhol-buhol. Yan yung 5 na puntos na pinangunahan ko sa iyo kanina. Kaya huwag kang masasaktan kasi kat balik-balikan mo itong video na to, di ba, nag-record ako, nag-record din kayo para sa kapakanan ng nakakarami, ay inshallah magabayan sa atin yung totoong nananaliksik ng katotohanan. Kayo ay inaanyayahan namin na maging Muslim din dahil ito ang tunay na katawagan sa isang mananampalataya sa Diyos na katulad ni Jesus o ni Moses o ni Abraham. Sabi ni Jesus sa Biblia mo, sa 3:35 ng Marcos, ang mga Muslim, sabi niya, Tagalogin natin, ang mga tumatalima, silang aking mga kapatid na lalaki at babae, maging aking ina. Ang linaw, Biblia nyo pa lang. Kasi si Jesus tumalima, nagsala, nagpatira pa, nagdasal sa Diyos, tapos sasabihin mo, siya yung Diyos, ang kulit mo. Diba? Si Jesus ay may balbas, hindi kumain ng baboy, yung nanay niya may talukbong, katatagpuan mo lahat to sa Islam, naligaw ka na, Brother Alvin, okay? O ng kriteriya na hindi pinako si Jesus. Okay, nalinaw na natin, si Jesus ay hindi Diyos, okay? Hindi siya pinako. Dahil unang-una, ang salita ng Diyos na magpapaliwanag sa atin, litra por litra, walang salungatan ng salita ng Diyos. Pangalawang kriteriya, hindi babaguhin ng Diyos ang kanyang salita. Kapag sinabi na niya, yun na yun. Huwag mo nang iditin Biblia mo para magkakasalpukan. Pero di ako nagtataka. Sa Jeremiah 8:8, lumang tipan ng Biblia ninyo, sinulat ng mga sinungaling na eskriba, kaya edited ang Biblia nyo ngayon. Sa every convention na nakaraan, yung 73 books, naging 66 na lang, nagkakawindangan na kayo. Mayroong Biblia ngayon na 61 books. Sa susunod na convention, editin nyo ulit, tanggalin nyo yung Janet 40, tanggalin nyo yung mga ginagamit ko para nang sa gawin magkaisa kayo. Okay? Pangatlong criteria, hindi na matay at hindi na ipako si Jesus. Okay? 4:157. Malinaw yan. Sa Hebreo 5:7, magkaayon yan. Mabasa sa Psalm 145:9-10, tutuparin ng Diyos ang gusto nila na may takot sa Kanya, dinidinig ng Diyos ang kanilang daing, at ililigtas silang mga propeta. Kita mo, nagdasal si Jesus. Alam nga naman, pabayaan ng Diyos,
isugo niya yon. Tapos sa inyo, anak pa niya si Jesus, tapos binabayaan niya, ang kulit niyo. Okay ba? Panglimang kategory ka, ano, cut criteria. Nakatakas si Jesus. Sino pa ngayon ang kanilang ipapako kung nakatakas si Jesus? Nasa Biblia mo, John 10:39. Muling pinagsikapan nilang sila'y hulihin o siya'y hulihin at siya'y tumakas sa kanilang mga kamay. Oh, nakita mo sa Biblia mo? Pinagsikapan nilang hulihin si Jesus pero nakatakas. O, sino ipapako nila? Ikaw na lang ipako namin eh. Basahin mo sa Marcos 14:50-51 hanggang 52 ay iniwan ng lahat. Sino? Nagsitakas na. Wala na. Wala na silang mahuling Jesus. O sino pa ipapako nila? Pang-anim na kriteriya, palagi ang dinidinig ng Diyos ang dasal ni Jesus. Palagi pala, Brother Alvin. Kailan niya pinabayaan si Jesus? Kung nasa Biblia mo, Juan 11:41, kung di ka pa matauhan, ha? Sabi ni Jesus, Ama, nasa Biblia mo, ha? Pero sumusunod lang tayo pansamantala. Pero hindi Ama ang Diyos, ha? Biblia kasing bulbul, eh. Okay ba? Sorry, ha? Lalaki ba ang Diyos? Okay, sandan natin yung nasusulat. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dinidinig at nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig. Kita mo sa Biblia mo? Sino paniniwala na? Ikaw na chismoso o si Jesus mismo? Sabi ni Jesus ay ang aking patutuo ay mas higit kaysa kay Juan. O, binabasa mo yung kay Juan sa John, yung Book of John. O, sino paniniwala namin? Si Jesus o si Juan o ikaw na mismo ngayon na nagsasabi ng mali-mali? O, ikapitong criteria. Inihalin tulad ni Jesus ang kanyang sarili kay Jonas na hindi mamamatay sa tiyan ng balyena. Dambuhalang isda, hindi mamamatay. Nasa Matthew 12:40, biblikal. Paano ngayon nasasabihin mong si Jesus ay namatay? Iisinalin tulad na nga ni Jesus yung sarili niya kung paanong si Jonas. Time's up na ba? Thank you, Brother Jonah. Ay, na. Brother Rush. Tayo magpatuloy, ano, dito na sa last course examination ni Brother Alvin, no? So, remind ko lang sa mga debaters at sa mga viewers na ang paksa na pinag-uusapan dito, ang Diyos ba ng mga Kristiyano na si Hesukristo ay namatay sa krus? So, yun yung paksa natin. So, Brother Alvin, ready ka na ba for your 7 minutes cross-examination? Okay, as soon as your question, your time will start. Kasi unang tanong ko, Badali, Islam, kasi ang tema natin sa premise, patutunayan ko na ang Diyos ng Kristiyano na si Jesus namatay sa krus. So ang negative dyan, ang Diyos si Kristo hindi namatay sa krus. Saan yan mababasa sa Quran at sa Biblia? Ang Diyos si Kristo hindi namatay sa krus. Negative yan na statement sa affirmative stand ko. Saan yan? May light ka pulit pa ka ng chapter and verse. Ayon sa aking tindig, sa nilinaw ko, si Jesus ay hindi Diyos. At ang Diyos dahil wala siyang kamatayan, na-solve natin yon. Pero si Jesus, bilang propeta, sugo o tao, yes, stop the time. Stop the time. Hindi siya namatay. Objection. May objection tayo, Brother Ali. So, remaining time, 6 minutes and 17 seconds. So Bro Alvin, proceed sa objection. Ang objection ko, Mr. Mayo, sa Urban Verse. Kasi ang categorical chapter and verse, direction explanation, wala chapter and verse sa Biblia at Quran. Ibig sabihin, hindi nila sagot yung tanong ko. It's not responsive to my question. Walang chapter and verse eh, yun ang tinatanong ko. Brother Ali, yung question. Brother Ali, yung question, meron bang verse sa Quran o sa Bible na hindi namatay ang Kristo? Yun nga, kaya nga ako sumasagot, binibigay ko yung versikulo, nag-objection siya. Ngayon, pa-counter mo ako, objection bago ako magsagot. Okay. Walang verse sa chapter and verse. Dapat nahin mo chapter and verse. Lang, bro. Ang kulit mo eh. Natapos ka na, bro. Kunin ka lang muna, bro. Kung sana, ito yung counter, brother. Kung sana pinatapos mo yung aking sagot kasi matino, may verses yon, hindi mo na ulitin. Thank you.
Next question. Okay, Brother Ali, resume yung ano. Team Simulator, pabigay mo siya ng computer. If pwede mag-explain ng experience. Experience lang yan. Wala sa okay, Brother Ali, meron ko ba may bibigay ng verse? Mayroon. Okay. Okay, pakibigay for 30 seconds. Nasa Quran, 4:157, si Jesus ay hindi namatay ni hindi napako sa cross. Sa Hebreo 5:7 ng Biblia, yung matinong bersikulo, hindi rin namatay si Jesus kasi tinugon ng Diyos yung kanyang dasal. Si Jesus ay propeta lamang ng Muslim. Pero sa inyo, Diyos na lang, pinatay nyo pa. Ang kulit nyo. Next question. Unahin natin Hebreo 5:7. Meron ba dyan? Badali, lakrap na letra. Kung tanong ko sa'yo na ang Diyos sa Kristo hindi namatay sa cross. Meron dyan o interpretation mo lang, hindi letra po letra. Yes or no? Wala dyan, kaya lang sinasabi ng versikulo na siya ay alangin sa Diyos, tinugon yung dasal niya at ang dasal niya, ilayo siya sa kamatayan. Malinaw. Ngayon, pagkakawindangan natin, sinasabi niyo pa rin na namatay, kaya ni-reveal sa atin yung Quran, sinabi ngayon na hindi namatay, ni hindi rin napako. Kasi propeta nga siya. Next question, badali. Namin mo ngayon na walang letra po letra dyan sa Hebreo 5:7 sa Bibliang Katoliko, Arabic Bible, na letra po letra, ang Diyos na si Kristo, hindi namatay sa krus, inamin mo, hindi letra po letra. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, ibig sabihin, nagsinungaling ka pala, ipipilit mo yung kasinungalingan mo, ha? Kahit walang letra po letra, interpretation mo lang bilang Muslim ang inyong ipinaiiral. Ipipilit mo yung sinungaling mo, yes or no? Tanong nga, ipipilit mo ba yung kasinungalingan mo na walang letra po letra tapos in-interpret mo na hindi namatay sa cross? Wala namang letra po letra sa Hebreo 5:7. Tanong, ipipilit mo ba yung kasinungalingan mo? Yes or no? No, hindi ko pinipilit. Sinasabi ko lang yung punto. Yung matuwid, wag yung salpok-salpok, bro. Kasi kung nagdasal si Jesus sa Diyos na ilayo sa sakamatayan, tinugon, meaning sinagot. O, paano mo pa ipako? Eh, nagkakawindangan kayo. Kaya may Quran na naglinaw, si Jesus ay hindi namatay sa krus. Period. Ang sarap. Nagmumuslim na yung mga Kristiyano eh. Okay ba? Question, 30 seconds. Sunod na tanong ko, Badali. Dito sa Quran mo, Surah 4:157, alam mo ba kung saan ang source ni Muhammad galing yan, ang Surah 4:157? Alam mo ba na Gospel of Barnabas, isa yan sa source ni Muhammad? Yes or no? No, chismoso ka lang kasi ang Quran, salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinanaog niya kay Propeta Muhammad ang Quran, katulad ng nasusurat sa 213 ng Quran, Suratul Bakara, ay mayroong paglilinaw sa bawat henerasyon para sa windang-windang natin may Quran tayo ngayon. Next question. Paglilinaw. Ibig mo sabihin, yung mga Muslim scholars nagsabi na inamin nila Gospel of Barnabas, nakinig ko na ako kay Presiding Dasal, Gospel of Barnabas din, hindi nag-prove daw na hindi daw namatay si Jesus sa cross, na non-canonical scriptures, hindi kasama sa Christian Bible, kahit sa Arabic Christian Bible. So badali, aminin mo na ngayon na nagsinungaling ka. Inamin ng mga Muslim, pati ni Presiding Dasal, kinontra mo na yan, sinalpok mo na ngayon si Presiding Dasal, nagaling din pala kay Gospel of Barnabas. Question, Brother Alvin, question. Yun lang question ko, Brother Cross. Ngayon, aminin mo na, Brother Ali, nagsalpukan pa kala kayo ni Resident Dasan. Doon sa question, Brother Cross, nagsalpukan ka ng mga Muslim scholars at ni Resident Dasan na umamin, Gospel of Barnabas, nagsabi sa Muslim na hindi namatay si Kristo sa cross. Yes or no? No, walang nagkakamindang ng Muslim sa mundo. Isa lang toro kasi matino yung Quran. Yun yung salita ng Diyos. Okay ba? Yung sa inyo lang ang aking nililinaw kasi yung turo ninyo nagkakasalpukan kayo kaya iniiwanan namin kayong mga kapanalig namin. Mag-Muslim na rin kayo, mas mainam pa. Next question. So, ibig sabihin mo yung badali, kung ikaw ang tama at hindi nagsinungaling, kasi dinasin pala at mga Muslim scholars ang nagsinungaling na si Gospel of Barnabas daw nagturo na si Jesus hindi namatay sa cross. Tinopya ni Muhammad. Isa pala nagsinungaling, Nasib, at saka mga Muslim scholars. Badali, yes or no? Alaykum salam. Brother Alvin,
Ang aking sagot na, no, hindi kami nagkakataliwasan sa mga Muslim. Katulad ni Brother Rashid Indasan, yung tinuturo niya, ganun din tinuturo ko, si Jesus ay hindi namatay sa krus. Kasi mayroon kaming isang basihan, Quran lamang. Nag-iisa, hindi katulad ng Bibla, iba-iba. Next question. Next question. Kanina sinabi mo, Badali, na no, na hindi galing kay Gaspar Barnabas na si Jesus hindi naman kay Cross. Pero sila si Bidasa naman at ibang mga Muslim scholars nagsabi na galing din sa Gaspar Barnabas na si Jesus hindi naman kay Cross, letra po letra sa Gaspar Barnabas. So ngayon, Badali, sinon talaga ang tama sa inyong dalawa? Eh, tutol ka sa kanila eh. Sila tutol sa'yo. So alin sa inyong dalawa ang nagsinungaling? Ikaw o sila? Walang nagsisinungaling, brother, kasi lahat ng Muslim sa mundo, iisa lang stand pagdating kay Jesus. Siya ay propeta, sugo, alipin, lingkod. Di ba, malinaw? Yun ang stand ng Muslim around the globe. Pero kayo, kayong mga Kristiyano, salpo-salpok kayo, nagtuturo kang Diyos Jesus, yung iba naman hindi. Sino paniniwalaan namin? Wala nang isang mapaniwalaan sa inyo. Kaya nag-Muslim na yung mga mo, hindi kayo nagsalpukan nila residido sa natibang Muslim scholars ng Surah 4157 ay Gaspar Barnabas sa Jesus di naman kayo tapos. So ang tanong ko sa iyo ngayon, ibig sabihin, nakichismis ka rin pala. Kasi sabi mo, tama din si Residindasan na Gaspar Barnabas, si Kristo, hindi namatay sa cross. So nakichismis ka rin pala sa Gaspar Barnabas. Question, no? Brother Alvin, question. Question ngayon, nakichismis ka ba, Brad Ross? Pakinig ka naman, moderator. Question yun, nakichismis ka ba, Brad Ali? Tulad ni Rasit Indasan at ibang Muslim scholars, nakichismis ka ba na sa Gaspar Barnabas, hindi namatay si Jesus sa cross, nakichismis ka ba? Yes or no? Question yun. Sagot, Brad Ali. Kasi sabi mo, hindi kayo nagkasalpukan eh. Magsalita na ako, bro. Magsagot na ako, please. Sa relihiyon, bro, wala pong chismis. Base lahat po ito sa salita ng Diyos. Objection, moderator. Okay, yung time natin is 1 minute and 27 seconds. Objection mo na, so, moderator. So, objection. Walang kategori ko, okay. Moderator. Okay. Dinuklid ko na yung tanong para malingat nag-apagod. No? Kung nagkipag-chismisan ba sila ni kasi Dindasan na galing pala sa Gaspar Barnabas, letra po lang sa Kristo di namatay sa cross, yes or no? Eh, hindi naman sinagot, ano lang yan, explain, walang yes or no? Categorical. Brother Ali, categorical? Yes or no? Lahat po ng categorical, bro, sinasagot ko muna bago ako nagpaliwanag kasi daldal lang siya ng daldal, hindi niya naririnig. Walang naririnig, moderator. Okay, Brother Ali, ano yung sagot mo, yes or no? Yung yes ko doon, ang mga Muslim walang salungatan, nagkakaisa. Yun ang point dyan. Kung nag-no man, okay ba? Kasi sabi niya, nakikichismis ba kayo? Sabi niya, kako, no. Walang chismis sa religion Islam kasi base ito kako sa Quran. Hindi ka okay, Brother Alvin. Next question. Next question na daw, Brother Alvin. Sunod ko na tanong. Hindi ka nag-blapping sa amin at sabi mo, alam mo ang Quran, anong talata sa Quran, chapter and verse? Na si Jesus, isa almas, itinawag na kalimato Allah at ruwak Allah at the same time. Anong chapter and verse? Chapter 4, verse 171. Sabi ko kanina pa sa'yo. Chapter 4, verse 171. At hindi lang naman yung mga verse, mayroon pang iba. Halimbawa, sa Suratu Maryam, basahin mo from verse 15 pataas. Kasi si Jesus, huwag mong lulugawin na siya ay salita ni Allah, pero hindi yung Diyos si Jesus. Next question. Sige, Badali, sasakyan kita dyan. Na si Jesus, namin mo ayon sa Quran, na kalimato Allah at ruwak Allah. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, yung salita ba ni Allah, kalimato Allah, iba yun sa kay Allah na nagsasalita sa kanya? Yes or no? Yes. Yung iba o the same? Yun si Jesus kasi nandun na 4171. Doon naman sa 359 ng Quran, si Jesus ay nilikha lamang sa pamagitan ng salita. Di ba? Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Next question. Next question na Badali. Khalaqahu min next question na Badali. Makala lahu kun fayakun. Next question na Badali. Mr. Moderator. Isalin ko sa iyo. Gusto mo? Basahin mo. Mr. Moderator. Mr. Moderator. Yes, yes. Tapos na si Badali. So,
ang time natin na, Brother Alvin, I'll give you your last question. Oh, last question. Sabi mo, last answer, okay. Sabi mo na yung kalimato Allah, iba kay Allah. Ibig sabihin, yung kalimato Allah na si Isa Al-Masih, sabi mo, iba kay Allah. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, sinong papaniwalaan namin? Ang mga Muslim scholars na nagsabi na ang part of Allah is Allah himself, yung salita ng siya mismo yun. Yung diwa niya, yung salita niya, yung isip niya, yung katangian niya, siya mismo yun. O ikaw nagsabi na yung part niya iba sa kanya, yung salita niya iba sa kanya. Sinong paniwalaan namin? Ikaw, mga Muslim scholar. Ako ang paniwalaan mo kasi ako kausap mo at ang sinasabi ko sa'yo, matino. Okay? Sabi dito sa Innamal Masihu Isa ibn Maryam, Rasulullahi wa kalimatuhu alkaha ila Maryam wa ruhum minhu. Sa 4171, si Jesus, si Jesus Kristo na anak ni Maria ay sugo ni Allah sa salita niya na iginawad niya kay Maria. Naintindihan mo? Hindi Diyos si Jesus. Seryo. Wala nang moderator natin at translator. Patay tayo dito. Tayo natin badali. Next question. Moderator. Hindi, time na daw. Last question na yun. Sabi ni Brad. Time na ba? Oh, sige, side comment ka na. Abusin mo. Hindi, huwag kang ganyan badali. Antayin nga natin si Badros. Yun lang yung atin lang, brother. Yung matino namang usapan, bro. Huwag naman yung kismis na tapos. Hello. Badros, narinig ba ako? Okay, kanina pa nag-time. Naka-mute pala ako. Kaya nga. Hindi ka namin okay, brother Ali, 5 minutes for summary or final conclusion. Ako mauna, di ba? Thank you. Yes. Maraming thank you, brother. Jerus, okay. Si Brother Jerus ay isa pong Kristiyano rin. Malamang born again siya, hindi ko lang matanto kung saan siya. Si Brother Alvin ay Romano Katoliko. Siya po yung nakadibati ni Brother Rashid Indasan nung nakaraan. Ay, walang kadala-dala ang mga to kahit na malampaso sila. Sige pa rin. Pansin nyo naman alas 7 pa lang, umaaga pa lang sa persistent na taob na yung kanilang konsepto. Pero mainam na rin kasi para nang sa ganun, malinaw sa mga nakikinig, na yung tricky question nilang, tricky topic nilang nihain, si Jesus ba na Diyos ng mga Kristiyano ay namatay sa cross? Yun ang hain sa topic na tricky nila. Pero kahit saan sila lulugar, nakikita naman yung mga tao talagang maninimbang naman. At nilinaw natin na si Jesus, hindi siya Diyos, kundi siya ay sugo, propeta, tao lang. So ang Diyos iba sa kay Jesus dahil ang Diyos walang kamatayan, hindi nakikita ayon sa mga verses na naibigay natin. So malinaw yung ating tindigan na walang napatunayan itong ating kabayan si Alvin. Kabayan ko to, si... Ano to saga Minglanilya yata. thank you, Brother Alvin, sa oras mo. Brother Joros, siyempre, ako'y nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na lumikha sa atin, na sinasamba natin ngayon sa asta na ginawa ng mga propeta. Dahil kami ang mga Muslim ay tatak propeta, tatak sugo, tatak Jesus, tatak Muhammad, tatak Moses, tatak Abraham, nagpapatira pa kami sa dasal, sinamba namin si Allah subhanahu wa ta'ala na siyang sinamba ng mga propeta rin. So huwag na kayong magsamba na katulad ng ginagawa ninyo kung ano-ano lang, kung sino-sino lang, dahil sabi ng Quran mismo, dallon kayo sa verse 7 ng Quran chapter 1. So inshallah, iniimbitahan namin kayo na mag-Muslim sa topic ngayon, inshallah, suriin ninyo, mag-isip kayo, hingin ninyo sa Diyos na gabayan din kayo sa relihiyon niya, sa relihiyong Islam, pagkat Islam ang binanggit niya na kanyang relihiyon na itinatag. Hindi yung katulad ng sulpot-sulpot ninyong mga sikta. Okay? Inisa-shoutout natin dito si Brother Russia kung marinig man niya to. Say, mabait yung kabayan natin yon, isang Katoliko. Okay? Si Brother Noel, si Brother... Rowell ng Saudi Arabia rin at iba pa yung hindi ko na mapangalanan.
Congratulations, alhamdulillah, nagkaroon ako ng pagkakataon na makipagtalakayan sa inyo dahil binigyan nyo rin ako ng pagkakataon na makapunta dito sa inyong platform sa PDA, Philippine Debaters Association. Palo gawin natin to kasi ang pinag-uusapan dito ay hinggil sa Diyos. I-share natin mga kabayan itong ating video katulad nito para sa kapakanan ng nakakarami. Wala pong samaan ng loob kundi pagmamahal ang mamamagitan sa atin. Parehas tayong Pilipino, magkakaiba man tayo ng pananampalataya, ngunit tayo ay inshallah bubuklo din sa isang paniniwala at isang lugar na patutunguhan doon sa kabilang buhay. Sana ay ang paraiso nating inaasam. Huwag lang kayo magtambal dahil yan ang malaking kasalanan, yung shirk, yung pagtatambal, yung pagsamba sa iba bukod kay Allah. At yung tinatawag na kufur, yung disbelieving, kapag namatay ang tao sa mga kasalanan ito, isa man sa nabanggit, yung shirk, yung kufur, o yung nifak, pagtatambal, hindi pananampalataya, o pagpapakitang tao, kung isa man ang taglay niya pag namatay, wala siyang kaligtasan, ibubulid siya sa impyerno magpakailanman. Katulad nung mabasa sa Quran 98 verse 6, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Katotohanan silang mga mapagtambal. O, sina sila? Mga Kristiyano, nagsasamba sa iba-iba pa. Kay Allah, kay mapagtambal ang tawag sa kanila. Ibubulid sila sa impyernong apoy mananatili magpakailanman. Nilinaw ng Quran yan. Okay? Basahin nyo ang Quran 98 verse 7 and 8 para naman sa mga Muslim, mga mananampalataya. Binabalaan natin si Brother Alvin Gitamundok. Sa dami na ng debate mo, brother, buksan mo ang puso, huwag ang iyong mata. Halika, mag-Muslim ka, total ang kausap mo, dati mong ka-Kristiyano. Huwag kang makikinig lamang sa sarili mong salita. Thank you, brother. Huwag ka lang makikinig sa sarili mong salita dahil kung ikay lamang nagsasalita, wala kang matututunan, inuulit mo lang sinasabi mo. Ngunit kung makinig ka sa akin, mayroong kang matututunan bago ito sa iyo. Thank you very much. Yes, yun nga. Ang narinig niyo ay si Brother Ali Javier, ang Islam apologist. So, bigyan natin ngayon ng summary or final conclusion si Brother Alvin Gitamundok ng 5 minutes. Maraming salamat, Pedro. Sabi, ako sa nangino sa ko si Ali, Muslim na sulpot-sulpot daw. Eh. Ikaw ang sulpot na dali. Oh, Chambers 28 Century Dictionary, page 668, Islam, the Muslim religion founded by Muhammad in the 7th century. Ikaw pala sulpot. No, founded lang ng Muhammad, 7th century. So 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st, wala talaga eh. Before Christ, wala din. The time of Judaism. So ikaw pala talaga ang sulpot. But I'm sorry to tell you. You failed miserably in this debate. O ngayon, marami siyang tinutulan sa akin, letra po letra, sa Biblia, sa Quran. Eh siya, bluffing lang na alam niyang Quran. Pero yung chapter and verse niya, 4157, saka 4171, walang letra po letra doon. Na si Allah nagbigay sa kanyang anak na si Isa al-Masih kay Maryam. Hindi alam eh. Nandyan yan badali, turuan kita sa Quran Sura 19-19 hanggang 20. Di mo alam. Tapos tinanong ko, badali, kung hindi ka nag-bluffing, saan yung na-ruwak Allah at kalimato Allah si Jesus, Isa al-Masih mula kay Allah? Eh Sura 345 yun badali, hindi yung chapter 4 at chapter 5 mo. Nag-bluffing ka lang badali, ulilianin ka na pala, hindi ka lang chismoso, ulilianin ka rin. Sa bagay badali, mas matanda ka pa sa akin. Naintindihan kita. Eh kayo, nagsalpukan ng mga Muslim. Banta kayo, mga listeners at viewers. Alam ni badali yan, na Gospel of Barnabas, ginagamit nila yan eh. Siguro badali, isang ano mo dyan sa live stream mo, ginagamit mo yan ng reference, Gospel of Barnabas. Eh, ginagamit yan eh. Residinasan, pag sinabi mo, hindi ko ginagamit ng Melvin, ibig sabihin, mas resourceful para sa'yo sila si Dinasan. No? Oh, tapos yung mga Muslim scholars, sabi din, one of the sources of Muhammad is the Gospel of Barnabas. Kasi nauna pa yung Gospel of Barnabas eh, 7th century lang si Muhammad. So nakichismis si Muhammad, ano yung mababasa sa Gospel of Barnabas. Yung sa Sura 4171 mo,
mababasa yung letra pelota mula quoted from Gospel of Barnabas na si Kristo ay hindi napako sa cross letra po letra. Letra po letra. Kaya yun nga eh. Nakichismis si Muhammad. ito pang isa na chismis na source ni Muhammad. Yung Nestorian Persians, Nestorian, ibig sabihin Kristiyanos na hindi naniwala na Diyos na si Kristo na matay sa cross. Mga chismoso din yan eh. Mga heretic yun. Na-condemn yun sa Council of Ephesus 431, Council of Chalcedon, and then Council of Second Council of Constantinople. So mga pinalayas yun, exiled na. Pumunta sila ng Iran, mga Persians, mga Christians, na mga Nestorianist. Mga heretic yun na Christian. Eh doon, chismis din si Muhammad kasi dumaan doon sa Saudi Arabia, nandito sa Church of the East ko, na libro, page 108. Eh, hindi mo yun matutulong kasi historian. Hindi mo alam pala sa history. Sabi mo kanina, alam ko ba Dalbin? So nakichismis lang talaga si Muhammad. Tapos naniwala ka dyan sa Muhammad na chismoso. Ay, wala, namatay naman sa Muhammad si Kristo, paano siyang iniligtas ng Diyos? Totoo, Hebreo 5:7, naka-punch kita dyan. Kasi sabi mo, oh Brother Bin, walang letra po letra na hindi namatay si Kristo sa cross. Oh, naka-punch ka na dyan. No, Hebrews 5:7, paano siya naligtas sa kamatayan si Kristo? Hindi mo alam kasi ang Biblia, Brother Ali, kaya knockout ka dito, talong-talo ka pa rin. As usual, kadadibate natin, bugbog sarado ka palagi, at lahat ng Muslim na nakadibate ko. Acts 2:31-32, ang Jesus na ito ay, paano niligtas siya sa kamatayan? Binuhay na maguli ng Diyos, binuhay na maguli ng Allah. O namatay talaga siya, tapos binuhay na maguli lang, na-resurrected. At tungkol dito ay mga saksi kaming lahat. Lahat ng kakristinuan, saksi, mga apostol. Acts gawa 2:32. Eh, siningaling ka ba dali? Kaya nga, namatay si Kristo sa cross, pero binuhay na maguli. Yun ang pagliligtas ng Allah kay Jesus sa kanyang anak. Eh, ikaw pala hindi mo alam, chismoso ko kasi kahit walang letra po letra, ininterpret mo lang. Eh, yung 4157 mo, ang source pala noon, Gospel of Barnabas at mga chismoso na Nestorian Persians, eh, galing talaga sa inyo, chismis na Nestorian Christians, Book of Satan, Satanic Bible. galing sa ama ng sinungalingan, John 8:44, si Satanas na hindi namatay ang Diyos sa si Kristo sa cross, na chismis sa Gospel of Barnabas na non-canonical fake gospel. Sa chismis and historian heretics o Book of Satan chapter 2 verse 1 o inatake ni Satanas mismo ang inyong ama, ang tatay talaga ng Islam. Sorry to tell you Brad Ali, si Satanas talaga, si Shaitan yun talaga ang tatay nyo. Wala naman kayong Santo Papa. Wala kayong Diyos Ama, hindi naman Allah si Ama sala sa inyo. So ang ama nyo talaga Brad Ali, John 8:44, si Satanas, si Shaitan. I'm sorry to tell you Brad Ali. Time's up, Brother Alvin. So, doon po natapos yung ating debate sa gabi ito sa pagitan ni Brother Alvin Gitamundok at saka ni Brother Ali Javier ng Islam. So, ang Philippine Debaters Association ay nagpapasalamat sa inyong dalawa at sa mga nanood. Dara ako tayo ngayon sa greetings, Brother Ali, for 2 minutes. Greetings, Brother Ali. Naka-mute yata si Brother Ali. Malis na o punta ng CR? Okay, Brother Alvin, ikaw na lang muna. Greetings, ano? Oh, greetings sa mga kaibigan ko dyan, si John Paulo Cruz, Boy Letra, paki-upload, Bad Boy Letra. Tapos sa kay Ramon na Paulo Maul, mga kaibigan ko, pagtunod ka lagi dito. Sa kanila ni Sherwin, Mendrigoren, at iba pa, sila kasama ko dito sa chatbox, sila Brad, marami no, I cannot mention each and every one of them. Basta nandiyan na yan sa chatbox namin ni Barjan Paulo Cruz. At sa lahat ng CFD, lalo na sa ating National Spiritual Director, Reverend Father Fran Villegas, sa aking kapatid na si Engineer Ramon Gitamundok, Vice President ng CFD, si Diane Mejillano, na President National ng CFD ng Pilipinas, lahat ng CFD National Board Officers, at iba pa dyan, lahat ng safety bomba sa Pilipinas na patuloy na nagtatanggol sa ating pagkala. Maraming salamat sa inyong gawain sa Panginoon. No? Lahat tayo na sundalo ng Diyos ay dapat gumagawa talaga kung pwede pa lang araw-araw mag-debate, ipagtunggali sa ating makalaban, but not in a polemical way, no? Hindi attacking personal, pero masasabi lang tayo na katotohanan.
as you have observed mga katoliko, as you suggested to me. But I mean, I tried my best. So, my intonation mga friend mong Catholic is still the same. Pero hindi na ako masyado magalitin tulad ng mga previous year. Si Berdos Pasona na head admin natin, salamat din ako sa kanya at ating operator at administrator, ay nakapansin naman na tayo may best to be genial and to be mild. Masyado magalitin. Maway. Berdos, maraming salamat. Brad Ali, maraming salamat. Mabayan ng Muslim. Brad Ali, Javier, Muslim. Good night and God bless.